Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Missis, dami na mga gastusin ngayong panahon. Maari pa rin ang makapag-ipon. Paano? Magbayad ng bills bago mag-due date para hindi maputulan ng sa ganang mamamayan, diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Sa ganang mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang umaga po sa inyo lahat, July 26, 2016. Sumasa inyo po ang palatuntunan sa ganang mamamayan. Ako po si GEN Jen Subarjaga. At syempre po, Kong Dante Marcolet. Ako Dante, magandang umaga po. Magandang umaga, Jen. Magandang umaga po sa ating mga kababayang nakikinig sa buong Pilipinas. Kamusta po ang unang sesyon kahapon, Kong? Ha? Wala na nga yung mga... Maganda naman, Jen. Nakabangan na sa television. Wala na nga yung mga... Meron pa rin yung mga nakasuot ng Maria Clara, yung medyo magarbo pa rin. Pero konti na lang. Hindi na ganun ka talagang sinasabi pa kung sino yung mga couturier, di ba? Kung sino yung mga gumawa ng damit nila. Wala na yan. Medyo naunsyam yung media kasi ang gusto ng media talagang nakapokus yung mga naggaganda ang mga kasuotan. Fashion show yun, ha? Gusto kasi nila ganun eh. Mm-hmm. Di mabuti na lang. Ang nangyari, talagang naging na-downplay yung mga kasuotang pambabae. Yung mga garbong kasuotan, ano? Pero meron pa rin. Mangilan-ngilan pa rin akong napansin. Yung karaniwang galing sa puting tabing dyan. Ano? Apo, mga artista. Mm. Pero at least yung mga simpleng kasuotan na lamang, naakmado naman sa inyong gathering, di ba? Yung importante ko doon. Meron, nakita ko si Congressman Bangilat kahapon nung lumakad sa red carpet ay nakadamit ng kanilang grupo. Yung indigenous group nila. Nung ano yun? Nung papasok ng... Nung malapit na yung zona. Apo, apo, oo. Pero nung magbubutokin pa lang kami sa umaga... Ah, nakita ko nakadamit naman nung maayos. Yung barong na gawa rin sa kanila. Ah, ganun po. Pero nung ano na, yung hapon... Yung hapon, nung naglalakad sa red carpet. Ay... Yan, nasa TV natin. Ayun, yan, oh. Nagbahag na, yan. Apo. Mm-hmm. Yan po yung damit ng kanilang, sektor, yung grupo nila, doon sa... yung tribo nila. Yung tribo. Yung tribe. Mm. At least, ganun din. Si Senadora Loring Garda kahapon, parang damit ng mga taga-Mindanao naman ang suot niya. Ay, yung kulay berde. Oho, oho. Ay, naku, samahan niyo po kami. Makipagtalakayin kayo sa amin. Maganda po itong ating tatalakayin. Malamang, siyempre, may kinalaman sa naging zona kahapon. Pero bago po yan... Mukhang nanonood si Maki Grospe din. Ah, ganun po. Pinababati niya si Kuya Ranel Angeles ng Village East. Opo. Si Maki kasi din, aking inaakay yan mula dun sa madawag na... Paniniwala. Hindi po. Mula doon sa madilim na kinasangkutan niya. Opo. Na mali eh. Ano, inaakay ko mula doon sa, sa maliwanag na daan. Ayun. Ang tumutugay-gay sa kanya, si Kuya Ranel Angeles. Ah, ganun po ah. Mm. So, marami nang natatangay. Pati asawa niya, kasama niya ng... ganun po ah. Napupunta doon sa daang matuwid. Ayun. Hindi yung daang matuwid na... Yung dati. Yung tamang daan ang pinupuntahan niya. Di ba? Hindi, marami po sila dyan. Ilagay niyo yung pangalan ko. Ano? Ilagay niyo. Mukha yan. Hindi yata makatwiran yung gano'n. Pero siyempre, ako naman may magkaroon din ng bunga. No? Kung sino kanyang nagtanim, yun ang aani. Yan ang nakasulat dyan. Huwag nating lalabagin yun. Maliwanag yun. Alam ko, kasi nasulat ko, nabasa ko naman, pumahagi naman daw yung mga biyayang natatanggap eh. Ganun ba? Opo, opo. Naibigay ko na kay Kamulong eh. Yun lang. Ay, naka, magandang umaga rin sa grupo ng New Era Todakong ha. Napakarami daw po silang nanonood ngayon sa atin. Ano, ha? Si June Foro ng New Era Toda sa pamamagitan daw po ng kanyang tricycle, umiikot ko. Eh, para daw nakatambuli yung kanyang tricycle.
Ganun ba? Matakino habang umiikot, eh, kala mo nangangampan niya. At tayo daw yung dalawang napapakinggan sa kanyang radyo sa Tri-City. Sa ano, yung isang nakapagpasaya sa akin noong umaga na magkita-kita kami sa loob ng Kongreso dyan. Opo. Yung dating Pangulong Arroyo, eh katabi ko kasi. Opo. Ang unang pagbati niya sa akin, Dante, salamat ha. Ah, ganun na po. Na kung minsan natatalakay mo yung kinasangkutan kong problema nung ako'y nasa ano pa. Ng ating champion ng boxing. Ah, si Bobby Pacquiao? Oo. Hindi, parang Ruel ang pangalan. Ah, Ruel. Oh, Ruel okay. Pacquiao. Mm-hmm. Mas bata pala kay, ano, kay, sino ba kung mas matanda sa inyo ni... Ni Manny. Ni Manny. Mm-hmm. Ah, matanda po kanya si Kuya. Mukhang matanda nga, tinawag niyang Kuya. Opo. Ayun. Eh, ako kung kasama ni Jen, kasama ni Kong Dante, Jen po pangalan ko. No? At saka kay Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Tinatanong niya nga eh, sino na kayo yung kasama mong palaging giniginaw na palagi naka-jacket eh? Parang nakatingala. Si Jen Subarjaga, yun! Sabi niya. Ba't nung tungan niyo? Mabuting tao yun, sabi niya naman. Ay, nako. At syempre, yun naman, si ang kapulisan ko, nga, binabati natin, ha, sa pangunguna po ng ating naging panauhin dito, si General Oscar Albayalde, kung walang natala na anumang kaguluhan, maganda. Napakaganda po. Maayos po yung pangasiwa nila, at ang hepe ng pambansang pulisya kahapon, kasama niya ang PNP NCRPO chief, ay umikot mismo. At may mantakin mo doon sa entablado ng mga militanteng grupo, umakyat si General Bato at doon nagsalita. Sa mga tweet, ang guest speaker nila, si General Bato. Opo, Talagang chain sa scam. Di ba? Sa mga tweet, hindi na sila nagtutulakan. Wala na ha, wala. Hindi na sila nagbabangayan, hindi na sila nagsasabuyan ng tubig na mula sa bombero. Nung dumating siya doon, may mga hawak na shield yung pulis. Sabi niya sa mga pulis, ba't may hawak kayong shield? Parang nag-agitate. Itabi niyo yung shield. Dalo niyo sa isang sulok. Tanggal niyo na yung mga shield na yan. Para hindi na makapanggulo yan, ako na kanya magsasalita para sa kanila. Ayan. Tapos ang kwento, di ba? Ayun. Kaya congratulations po. Successful. Wala hong tayo nakita na ano pa man na nagtulakan. Ang crowd estimate po nila mga 15,000 yung dumating. Pero ito po hindi protest rally, kundi support rally, ang tawag po nila. Dalawang klase naman ng rally. Mm-hmm. Isang rally yung sumusuporta sa adhikain ng pamahalaan. Ayan. Isang rally naman na, taliwas. Oho. At laban dun sa ginagawa ng pamahalaan. Talakayin natin mamaya ang mga nilalaman ng zona, pero basahin ko muna ko ang ating Vox Populi. Samahan niyo po kami, makipagtalakayan kayo sa amin. Ha? Ang ating Vox Populi, boses ng masa sa araw na ito, ang tanong, sang-ayon ka ba sa pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng ceasefire o tigil putukan sa CPP, NPA, NDF? Ulitin ko po ha. Sang-ayon ka ba sa pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng ceasefire sa CPP, NPA, NDF? Kung ang sagot po ay oo, letter A. Kung ang sagot mo naman ay hindi, letter B. Ang inyo po mga reaksyon na padala po sa ating text hotline, 0929-808-1986, landline 784-7450, Facebook account sa Ganang Mamamayan. At siyempre po, huwag kalimutan ng ating mga texter, ilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Ang palatuntunan po ito ay mapapanood, mapapakinggan po ninyo, saan mang panigandaydig kayo naroon sa pamamagitan po ng ating online streaming, www.eaglenews.ph. Magbabalik po ang Sa Ganang Mamamayan. Anunsyo publiko, pinalawig ng Department of Public Works and Highways at DOTC mula Hulyo 31 hanggang Disyembre 31 ang suspension ng pagpapatupad ng maximum allowable GVW ng mga truck semi-trailer na may 3 axles sa motor vehicle at 2 axles sa trailer na bumubuo ng 18 gulong sa ilalim ng Code 12-2 at truck semi-trailer na may 3 axles sa motor vehicle at 3 axles sa trailer na bumubuo ng 22 gulong sa ilalim
ilalim ng Code 12.3. Ang iba pang mga truck o trailer codes ay dapat sumunod sa latest maximum allowable GVW. Ang latest suspension ay bunga ng kahilingan ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na bigyan pa sila ng karagdagang panahon upang makakuha ng karagdagang transport equipment. Ipinatupad ang anti-overloading law ng DPWH at DOTC sa pamamagitan ng Land Transportation Office kalinsabay na installation ng 24/7 weighbridge stations at portable weighing machines sa mga strategic locations sa kahabaan ng national roads, maging ang pagpapataw ng mga parusa sa mga sasakyan na nag-overload. Ang mga overloaded trucks ay magmumulta ng 25% ng halaga ng motor vehicle user's charge sa oras ng paglabag nito. Ako po si Al Iramir V. Arboleda, 6 na taong gulang, nakatirang sa pamayanan ng Tagumpay, Rodriguez, Rizal. I am 1 with 25. Hilig nyo bang magluto? E mag-recycle kaya? O di kaya naman matuto ng arts and crafts? Good news! Dahil lahat ng yan, hatid ng pinakabagong DIY show ng Net25. Hatid namin sa inyo ang mga easy-to-do recipes, recycling ideas, art projects, at mga bagong hobbies na siguradong ipoprovoke ang mga creative juices nyo. Kaya tutok na sa programang hindi lang tayo magiging hands-on, sama-sama pa tayong magiging malikhain. Kaya tara na, let's be makers from bits and pieces! Liwanagin natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Taong Bahay, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nagbabalik po sa ganang mamamayan tong explore natin ng konti. Ito may kinalaman po sa ating Vox Populi. No? Bahagi po ng sona ni Pangulong Digong kahapon ay binanggit po niya na sabi niya, I am now declaring a unilateral ceasefire with CBP and PANDF effective immediately. I now call on our Democratic Front to respond. Ano ha? Bagamat kahapon, ba hanggang sa ngayon kung wala pang sagot ang CPP-NPA kung sangayon sila doon sa tigil putukan. Sana sumangayon, ano? Tama po, para talaga maging unilateral. Eh, bakit naman hindi? Tayo na nga yung nanguna sa pamagitan ng Pangulo ng Pilipinas, unilateral na pagde-declare na tigil putukan muna. Kasi wala namang kapupuntahan ito eh. Di ba? Pilipino sa kapwa Pilipino. Sige, kanyang ganun. Di ba? Pati pamilya natin, nagdaramdam, namimighati pag kami ay namatay. Eh, hindi naman maganda ito. Kailangan natin kanya yung peace ng mga buhay, hindi yung kapayapaan ng mga patay. Di ba? Tama naman eh. Apo. Wala kanyang kapupuntahan ito. Mm-hmm. It will continue on and on. Kaya magdi-declare na ako, effective immediately. Ngayon, ito ay call naman ng kabila. Napalagay ko naman, wala naman sigurong mabigat na dahilan kung bakit hindi ka naman, hindi mo naman tutugunan yung imbitasyon na napakaganda na nanggaling na mismo sa bibig ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Palagay ko, sasangayon si June Concepcion dyan. Ah, ganun po. Konsehal ng Pasig na nakikinig sa atin ngayon. Siyempre, opisyal ng bayan niya po. Magandang umaga sa iyo, June. Ipagpatuloy mo, magandang ginagawa mo dyan sa Pasig. Kabalikat ka na sa ganang mamamayan. Ayan. Konsehal June Concepcion. Ang mayroon ngayon dyan, yung bababae pa rin, yung Bobby Eusebio. Babae. Para no. Naalala ko, dito ko nakalipas na hindi naman isang buwan, pagpasok ko ng Duterte administration, ay nagkaroon na ng pagkupulong ko nga doon sa Oslo, Norway, di ba? Ang grupo po na ginoong Jess Teresa at ang grupo nitong sina Joe Masison. Para nga ho, pasimulan
at muling ibalik. Kasi dati na mayroon mga pag-uusap dyan eh, pero nakalipas po ng pakahabang panahon, mukhang wala hong kinahinatnan. At nga, kahapon nga, kasabay ng SONA, eh talagang pinagtibay na ng Pangulong Digong ang kanyang pagnanais na iaboy o iabot ang kamay ng pakikipagkasundo sa kanila. Yeah, kung tutuusin mo kasi, Jen, ito'y dekada na, napakahabang panahon ng paglalabanan. Ano ba pinag-aawayan natin? Mm-hmm. Diba? Siguro, kung sasabihin mo, nung panahon nagsimula yan, yung Jose Maria season, eh baka 30 years old lang eh, di ba? Opo, napaka pa ng mga panahon na. Eh ngayon, baka lolong-lolo ka na, 70 ka na siguro. Eh man, siguro naman eh, panahon na para... Ano ba pinag-aawayan natin, di ba? Iisang bansa natin, di ba? Dumaan ang napakaraming panahon ng pakikipaglaban sa bawat isa, no? Kapwa Pilipino. Wala namang mag-iisip na tigilan na natin ito, wala namang kinapupuntahan ito eh. Tama ho. Di ba nyo tinitingnan ang mga kalapit bansa natin? Oho. Meron pa ba sila? Wala na eh, tayo na lang adang natin eh. Di ba? Opo, at ngayon ho, Kong ha, sabi nga ho natin, hindi ito initiative ng AFP o ng kasundaluhan natin, kundi ang initiative talaga ipinakikita mismo ng pangulo ng ating bansa sa pangulo po ng Digong Duterte. Medyo kakaiba ho itong bagay na ito. Yung rebellion sa atin, ang sabi nga nila, the longest running rebellion and secessionist movement in history. Di ba? Yung mga iba, tinapos na yon. Tama na, sabi niya, matagal ng panahon yun, kalimutan na natin yun. Ang importante, sabi nga ni Pangulong Digong, yung labanan ng para sa kinabukasan ay nagagawa ngayon. Huwag na natin kanyang balikan. No? Yung para sa ngayon, hindi na dapat kang balikan pa yung nakaraan. Hindi tayo didiktahan ng nakaraan sa gagawin natin ngayon. At ang kinabukasan naman, ngayon nakasalalay. Tama o hindi? Tamang-tama. Mag-isa tulong pati niya pala ngayon kahapon ko, ha? Ang panimula agad niya. Hindi ko sasayangin ang oras niya para sisihin lang dito sa pulpito ang nakaraang administrasyon. Yun agad ang sinabi niya, di ba? Parang may pinatatamaan siya. Oo nga po. Diba? Ay, may ganun daw. Pero tama din naman sa kanya, di ba? Ito sa problema natin ng insurgensya. Pinatamaan niya talaga, ikaw naman. Pahapyaw ho ba talaga? Anong pahapyaw? Diretso. Pero dito sa problema ng insurgensya nga po, huwag natin anyang balikan, lalo lamang sumasakit o nagnanaknak na naman yung sugat na pinsala noon pa eh. Hindi, ito yung challenge sa kabila dyan. CPP, NPA, NDF. Ano nga ba naman? Tayo naman ay pare-parehong Pilipino. Ano ba yung mahirap para sa atin na hindi natin pwedeng bigyan ng wakas? Diba? Bakit kinakailangan magpatayan tayo sa matagal na panahon? Nangyayari siguro yan sa kasaysayan ng mga bansa, doon sa mga nag-uumpisa pa lang. Okay. Katulad nung Amerika dyan, ikaw naman, kabisado mo yung US history. Minsan yung nag-uusap tayo, halos ikaw ay, ikaw ay encyclopedia pala ng US history. Hindi ko po kasi makalimutan, mga kaibigan, nung kinukwentuhan niya ako, yung 13 original states ng Amerika. Ay, talagang patayan yan dyan, di ba? Yung North and South. Talaga. Pero, nung makita nila na, tama na. Ayos na tayo. Hindi tayo nagkaunawaan kasi ang akala natin kung saan tayo papunta. Pero ngayong nasino na natin, dito tayo. Parehas pala tayo eh. Ayos naman tayo. Iisa tayo ng diwa, iisang kulay, iisang dugo. Di ba? Anong nangyari sa Amerika? Naging isang napakatatag. At isang developed na bansa. Bakit naman hindi natin gawin yun? Hindi naman kailangang mangopya tayo eh. Di ba? Tama ko. Bilang tao, ganun naman dapat eh. Alam ko naman, nakikinig yung mga kaibigan natin sa sana sumagot CPP, NPA. Yung mga iba nga sa akin, nagte-text pa sa akin eh. Ganun po. Yung branch din sa Cordillera, yung isa nakalimutan ko na. Pero mahigit yung text sa Bicol Region Kong. Kinongratulate tayo nun eh. Hindi ko makalimutan yan talaga. Sabi niya, mabuti pa po kayo. Naayos nyo na po yung problema nyo sa Department of Justice. Kami po yung pinatutungkulan naman yun eh, si Dilima, si Secret... Laila, Si Laila Dilima. Nung DOJ Secretary pa. Kami po kanya eh. Taon na rin po ang binilang namin. Congratulations po sa inyo. Ako po si ganito, ng CPP-NPA, ng Cordillera Faction, sabi niya. Ba...
Oh, eh, sabi ko naman, eh, pasasang ba't kanya? Eh, sabi ko, eh, pagtsagaan nyo na rin. Sabi ko ganyan. Oh. At ngayon, mukhang nakakakita na huwag sila ng pusikit na liwanag. Kung, ha? Anong pusikit na liwanag? Baligtad yun. Ah, ganun ba? Ang pusikit, Karimlan yun. Pusikit na Karimlan? Oo. Oh, ikaw kasi, eh, Bisaya kaya tayo. Eh. Ako, Kapampangan ako dyan. Eh. Okay. Nakakakita na sila ng liwanag at the end of the tunnel. Yun. Ano ba yung tunnel sa Tagalog? Ano po? Tunnel. Ayun. Basa ako ng mga reaksyon sa Facebook. Opo, para matigil na ang digmaan sa Mindanao. Adelina Paharon. Ang CPPNP po, hindi na sa Mindanao. Luzon at saka ano yan? Oo. Oo, para sa kapayapaan, Kevin Matira. Oo naman po, para sa kapayapaan, Hepti Tutas Banghal. A, oo, Nori Parinas. Parinas. Opo, maganda pong pag-uusap kaysa sa mga dulo ng mga baril mag-uusap. Ba, Ronaldo Lopez Simbulan Senior. A, oo, Ronaldo Bagisa. Kaya yung dulo ng baril kasi dyan eh. May lumalabas na buga ng apoy yun, di ba yun? Oo, tsaka may tinggayon ko. Tsaka isang direction nun, di ba? Puro na lang papunta doon sa kalaban. Yan, wala man lang, walang exchange talaga na talagang matino. Kaya mahirap pag-usap yung dulo ng baril. Opo, Ching Impe. Ay, oo, oo po, para po wala nang gulo sa Mindanao. Salamat po, Mario Bailosis Jr. Ay, oo, panahon na ng katahimikan sa ating bansa. Marlo, Pangilinan. Oy, Kuya Marlo, magandang maga, ha? Opo, Bong Marquez. Ay, oo, Ronald Rodrigo. Ay, oo, kasi po, para po ito sa kapayapaan at sa ikaulan ng ating bayan. Juni Soto. Ay, oo, Kimberly Palacio. Kunay po kong Dante at Jen, oo, alang-alang sa ngalan ng peace at makapagsimula na tayo mapakiharapang mabuti ang kabuhayan natin. Noel Marabilia. Opo, Merlita Bimaya mula po sa KMC, Hong Kong. Sangayon ka ba sa pagdideklara ni Pangulong Duterte ng ceasefire sa CPP-NPA-NDF? Oo o hindi? Magbabalik po ang siganang mamamayan. Anunsyo publiko, nangangailangan ng Japan at Germany ng higit 600 mga nurse at health workers na itatalaga sa mga intensive care unit. Ito ang ipinabatid ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA at nilinaw na tanging ang ahensya lamang ang otorisadong tatanggap ng mga kwalipikadong aplikante. I am Jacqueline Jose. I am one with 25. Liwanagin natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa panahon ngayon, nalubhang malawak na ang teknolohiya. Apektado pati ang nagiging libangan ng mga kabataan. Sa halip na maglaro, ang hawak nila ay gadget. Mahalagang maipamulat sa mga kabataan ang mga katutubong laro gaya ng sipa, sack race, hula hoop at marami pang iba. Sa paglalaro, kailangan ang teamwork. Bukod sa natututuhan ang mahusay na pag-iisip at pakikisama, nalilinang din ang tinatawag na sportsmanship. Masaya kapag nananalo at maluwag namang tinatanggap ang pagkatalo. Higit sa lahat, ang paglalaro ay mainam na ehersisyo sa katawan. Tandaan natin, ang malusog na katawan ay isang kayamanan. Ako po si Jan Di Amoroso, kaisa sa panawagang ipamulat sa bata ang laro ng ating lahi. Taong Bahay, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mga kababayan, isa po sa mga naging pahayag kahapon ng Pangulong Digong na talaga naman nakatawag din po ako personally, napansin ko, ay itong may kinalaman sa Responsible Parenthood Law. Ano ha? Itong RH Law. Matagal na po ito naging batas, pero na naging batas lamang po, hindi naman na-implement. At yung pondo ata, hindi malaman kung paano gugugulin.
Eh ngayon ho, mukhang ang Pangulong Digong mismo nagsabing ipatupad ang nakapaloob dyan sa reproductive health law. May kinalaman na nga po dito sa responsible parenthood. Naipasa namin yan dyan sa 15th Congress. Nakipag-debate kayo na napakahabang panahon dyan ko. Oo. Ako ang nanombrahan na tumayo na dumipensar yan, tatlong araw. Tatlong araw? Oo. Oh. Eh, nakiusap pa nga sa akin si Bingbong Crisologo dyan eh. Sabi niya, kung pwede ba kanyang huwag na muna ikaw mag-depensar yan. Hindi kanya ako makapagtanong eh. Ano ba naman ka? Ba't hindi ka nga ako magtanong para tapusin na natin to? Oo. Eh, paano ako magtatanong ikaw ang nandyan? Opo. Ang gusto niyang siguro... Si Edsel Lagman siguro. Eh, hindi nga. Eh, nagpapahinga na nga si Edsel Lagman noon. Kasi nga, hindi siya makatayo ng ano. Kasi masakit na yung tuhod niya. Rostrum, eh, ang gusto niya, magpapalit ka naman, sabi niya. Para bang gusto niya yung lalaro-laruin siguro nila. Oo. Hindi nga ako, magtanong ka na lang ka ako para diretso, matapos na tayong lahat. Mm-hmm. Kasi 30 pa yung nakahilin niya eh. Ganun po ha? Sabi ko, pwede ba kanyang kumuha na lang kayo ng pinakamatikas sa inyo, yan na lang ka ako magtanong para isa na lang. Ako. Oo. Tama, oo, tama. Pagka lang. Tinalo ko yan, di talo kayong lahat. Pag tinalo niyo ko, panalo kayong lahat. Tama nga. Ayaw nila. So gusto nila yung tatlong puno yun eh. Oh. Pero, sabi ng Pangulong Digong, eh kinakailangan nating... itaguyod na to. Opo. Ha, gawin na implement natin ito ng buong higpit. Mm-hmm. Maigting ang pagpapatupad na ito. Opo. Eh, tama lang dyan. Eh, patas yan eh. Mm-hmm. At saka sinabi niya, binigyan din niya po yan. Dapat i-inform yung parents. Ibig sabihin, kung ano man ang gagamitin ng mga magulang na paraan para makontrol ang pagdami ng populasyon, pero dapat informed siya, alam niya ang pros and cons ng bagay niya. Yung operative word dyan, informed choice. Yun, informed choice. Kailangan meron siyang choice, pero bago siya pumili, naiintindihan niya yung pagpili niya. Mm-hmm, hindi kagaya ng napipilitan ka lang, kaya siya nakapili ng ganito, hindi niya naiintindihan. Ayun. Ito maliwanag sa kanya, kaya makakapamili siya, voluntaryo, na ito yung gusto ko. Naliwanagan ko na lahat pala yung bagay-bagay. Ayun, po. Eh ngayon, kinokontrol kasi. Merong mga mambabatas na doon lang sa budget. Di ba? Ayan, pero ngayon, titingnan natin dyan. Mm-hmm. Titingnan natin mabuti yan. Hindi po pwedeng hindi bigyan ng budget yan. Batas yan eh. Uh-huh. Kung kinakailangan makipag-away tayo dyan, eh, ngayon lang tayo siguro makikipag-away ng maigtingan. Hindi po pwede yun. Uh-huh. Batas yan. Oh. Eh kasi nga naman kung nagkaroon ng batas, naglagay ng pondo, ako yung isa sa mga question lang sa akin, sapagkat ang pangunahing tumutol po yun, tumarang doon sa pondo, ay majority floor leader ngayon, Senador Tito Soto. Hmm. Ngayon, kahit na majority floor leader sila, hindi naman makakapanayag yan doon sa batas. Ang pinag-uusa, pagdating natin sa oversight, titingnan natin, bakit naman, bakit pa natin ipinasa yung batas na ito kung maglulukuhan lang tayo? Di ba? Iba-iba kasi bagamat noon ang Pangulo noon isang ayon din dito eh, pero mukhang hindi kagaya ng Pangulong Digong na talagang kahit sino masagasaan, ipusta na natin ito. Ang kaparian, nabanggitin niya kahapon, hindi dapat harangin itong responsible parenthood law na ito. Hindi kasi dapat humarang ang sino man dyan kasi batas ito. Okay. Kasi kapag hinarang mo yung batas, magkakasala ka. Mm-hmm. Kung ano yung sinasabi ng batas, padaluin mo, parang tubig na dadalo yan. Hindi mo pwedeng sugpuin yan. Di ba? Oo. Eh, ang problema nga po kung naharang nila ito nakalipas eh. Eh, pumapayag kasi sila eh. Kung merong hindi pumayag. Oho. At sapagkat naiintindihan naman yung katungkulan nila bilang isang mambabatas, hindi, kung ano yung nakalagay sa batas na kung ano yung budget na karampatan dyan, ibigay natin. Mm-hmm. Kung hindi, magiging ano yan, magiging isang batas na walang saysay. Ayun. Ang importansya kasi ito, kung talagang napapanahon na po, talagang dapat makontrol na. No? Ang ginamit natin termino, makontrol ang pagdami ng ating populasyon. Actually, hindi control ang pinag-uusapan dyan. Ma-regulate lang. Ma-regulate. Okay. Ma-regulate. Sang-ayon doon sa kakayanan ng isang pamilya na kung ilang bilang ng anak ang gusto niya, nasa sa kanya yon. Kasi nga, kung hindi mo ipatutupad yon, hindi mo bibigyan ng pondo, hindi niya makikilala yung mga choices. Mm-hmm. Ngayon, kung nagkaroon na siya ng choice, ito ang kanya ang gusto ko. Wala namang ibinibigay ang gobyerno suporta, hindi rin niya matutupad. Uh-huh. Yung hanga rin niya na maitatag niya ang isang pamilyang para sa kanya ay kayang-kaya niyang itaguyod. Uh-huh. Yun ang layunin ng batas.
Natalakay natin ito kung mga nakalipas na pa. Ano ba mga choices? Kasi dapat di ba informed choice. Ano? Hindi ba dalawa naman yun? Merong artificial method. Yung natural. Meron daw natural. Opo. Oh, mamimili ka lang kung natural at saka artificial. Mm-hmm. O yung natural naman, wala namang gasinong budget ang kailangan dun eh. Oo, natural. O yung artificial, napakarami ron. Ayun yung pildura, sa ano pa. Opo. Ngayon, ito yung ayaw bigyan ng ano ng pondo. Mm-hmm. Eh, maliwanag naman ang nakagay sa batas eh. Oo. Kinakailangan itaguyod ng pamahalaan ang pagbibigay ng sapat na makagagamitan para sa mag-asawa. Ayun. Di ba? Uh-huh. Para mapanatili nila yung tinatawag na responsible parenthood. Uh-huh. Katungkulan ng Estado na itaguyod yun. Uh-huh. Eh, kung hindi mo bibigyan ng pondo, naglulukuhan sila, di ba? So, paano ito? Magiging available sa mga health centers nationwide? Batay doon sa magiging utos ng Pangulong Digong? Eh, dapat lang. Bakit dyan nga? Ang Executive Department, siya yung nagpapatupad ng batas na ginawa ng legislature. Mm-hmm. Ito yung ginawa naming batas. Ipatupad niya ito. Ganito pa lang sinasabi ng batas. Ito yung inihinging pondo. Ilagay mo kagad yan. Bakit nasa probin natin? Eh, nakalagay sa batas, wala tayong magagawa. Uh-huh. Yun ang wala tayong choice. Opo. Yung mga kababayan natin na magkakaroon ng karapatan sa batas na yon, meron choice. Mm-hmm. Pero yung paglalagay ng pondo ron, wala kaming choice. Kailangan lagyan mo ng pondo yon. Di ba? Noong nakaraan mo, may pondo rin kung hindi ginamit pala eh. Yun na nga, gumagawa ng mga paraanan para nga hindi nga magamit. Kasi nga, yung pananaw nila, yung paniniwala, alam mo, hindi yung paniniwala mong dapat na, kung ano yung sinasabi ng batas, sumunod ka. Oho. Di ba? Oho. Kahit naman ang napasulat na yan dyan eh. Bakit totoo yan? Di ba? Oho. Sabi niya, kung ano yung para kay Cesar, ibigay mo kay Cesar. Opo. Yung para sa Diyos, bigay mo sa Diyos. Mm-hmm. Ano yung kay Cesar? Di ba? Oho. O ito kanya yung batas na pinairal ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Apo. Igalang natin yon, di ba natin? Di ba pagbibigay kay Cesar yon? Tama ho yun. O, ngayon, sasabihin naman ng isa, aba, hindi. Hindi naman natatama yun. Ay, naku, sige po, basta pa ako ng mga reaksyon. May kinalaman pala sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, AOO, Ruben Rosales, Paliparan, Cavite. At text naman po, AOO, dapat lang po para mapayapa naman ang ating bansa, Ed Hiron, Iba Sambales. Korean po mga sir, Jen at Kong Dante, AOO para po wala nang gulong iiral. Ferdinand Moreno, Sirenya, Kedapawan City. Oo, mula naman sa Bislig City. Oo sir, Lando Robski, Cagayan de Oro City. Cagayan. Cagayan, Cagayan de Oro City. Eh, opo, sang-ayon po ako kung yan po ang paraan para maging mapayapa na ang sambayanang buong Pilipinas. Nobelita Abalia Mandaluyong. Eh, oo, hindi kasi mahanda kung tayo ay siguro hindi maganda ibig sabihin. No? Hindi maganda kung tayo magpapatayan sa kapwa natin Pilipino. Lily Abuyog Leyte. Eh, oo, subalit ito'y pasimula pa lamang. Ed Trinidad, Sampaloc, Manila. Eh, oo, maganda naman ang layon ng CPP-NPA ang ipaglaban ng mahihirap na mamamayan at mapakinggan ang kanilang karaingan. Ray Legaspi, Porac, Pampanga. Opo, pabor po ako ng tigil putukan sa Buanga City. A is my answer. Ray Doliano, Mati, Davao Oriental. Eh, oo, walang panalo at talo sa gera na yan. Kapwa tayo, mga Pilipino, tama si Tatay Digong. It's time to heal the wounds and sorrows of our beloved country. Junjun, North Cotabato. Sang-ayon ka ba sa paglideklara ni Pangulong Duterte ng ceasefire sa CPP-NPA-NDF? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Anunsyo publiko, inilunsad na ng Bureau of Customs ang Balikbayan Tax Calculator App, layon ng naturang computer application na mabigyan ng linaw ang mga overseas Filipino workers kung magkano ang kanilang mga babayaran pagdating sa bansa. Maaaring i-download ang nasabing app sa mga mobile phones kung saan makikita dito kung magkano ang babayaran ng isang OFW sa kanilang mga padala. Programang magpapag-good vibes sa inyo tuwing Linggo ng hapon. Ang programang may kabuluhang kwentuhan na pwede kay nanay, tatay, ate, kuya, kay tito at kay tita. Basta gusto nyong ma-inspire at gusto nyong malaman ang hinahangaan yung personalidad
sa harap at likod ng kamera? Tutok na! Dahil ito ang show na may katuwaan at katatuanan. Muling nagbabalik ang tambalang hindi magpapatinag! Tambalang hindi niya mapipigilan! Kung gusto niyo, mag-DJ din kayo! Pero pwede rin namang pang seryoso ang usapan. Maganda kasi po, bukod sa gumaganda yung katawa mo, nakakapunta ka po sa iba't ibang lugar. Basta, hindi mo malalaman kung hindi mo tututukan. Kaya't sali na sa patok na kwentuhan tuwing Linggo ng hapon, kasama ang pinakamakulit na tito sa palatang telebisyon, Pepito Guerrero! Dito lamang sa Pep News! Pepito mi corazon, Pepito, Pepito, Pepito mis amore! Aguila Provincia, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So help me God. Bilang pangalawang pangulo. Balik po sa ganang mamamayan, ang Kuya Robby Permacong ay nagtag sa atin. Sabi niya, pakibati po ang Kuya Gary Busalpa, Rogelio Aragon, Warren de Guzman at Ariel Bendicio dyan po sa Nueva Ecija North. Ayun ha. Mga tagalian din po sa Tarlac City, ang Tatay Solomon Magno, birthday po niya kahapon, July 25. Pero siya daw po ay nasa Zambales North. Mula po yan kay Jen at Joben Magno ng Tarlac City. Mm-hmm. Ayun. Kong, marami hong nagtatanong kahapon kasi meron hong interview dito kay Congressman Toby Tsangko na sinasabi niya no yung botohan kahapon sa speakership ay nagkaroon daw hong ng game fixing. Pero teka lang ko pala, bago natin pag-usapan yan, kayo may bumoto kahapon? Bumoto ko, kaya lang hindi na ako pumunta doon sa mikropono. Malayo yung mikropono dyan eh. Ah, ganun ba? Nandun ako doon sa pinakaunang hanay ng mga silya. Lahat po kasi nire-record doon, letter R na, letter M na. Oo, nagkataong ang layo ko doon sa ano eh. Doon sa pulpito? Oo, pagka ako'y pumunta pa doon sa pulpito, tapos kukunan ka pa ng kamerang gano'n. Eh, kasi di ba takluho yan eh? Isa sa magkabilang gitna, doon sa gitna, di ba? Oo, nandun nga ako doon sa may pinakaunang hanay. First row. Kapag ka ako'y lumabas pa roon, magtatagal ako, tapos pupunta ako doon sa pinakamalapit sa akin, aabutin pa ng 3 minutes siguro yung paglalakad ko roon. abutan ako na yung ganun, maririnig naman nila, nasa harap ko lang sila. Oh. Eh, di sinabi ko na yung aking ibinoto. Ayun. Kaya hindi nyo na narinig. Lahat po ng camera ito, naka-record, inaabangan ko yung magiging sasabihin ninyo. Ang totoo nga, daming nag-text sa akin. Bakit hindi ka kanya bumoto? Ang dami kong sinagot. Hindi kanya bumoto ka ako. Kaya lang hindi na ako pumunta sa microphone. No. Sino ba binoto nyo? Tatlo ko yun, di ba? Suarez, si ano? Bagilat, si Alvarez. Bagilat, ang binoto ko. Nagustuhan ko yung kanyang ano Yung kanyang native na suot . So kayo pala yung pangwalo pag nagkataon. Ako ang pangwalo. Sabi ko nga kahapon, nanalo ka ako si Teddy Bagilat. Ang boto ni Teddy Bagilat, 8. Apo. Ang boto ni Suarez, 7. Mm-hmm. So sabi ko, Bagilat won by an overwhelming vote of 1. Tama. Hindi, alam mo kasi, sa rule namin, kung sino yung pangalawa, di yun ang minority. May kinuha contest ngayon nung kabila. Anong Danny nung, Suarez? Nung panig ng Danny Suarez. Bakit nila kino-question? Bakit nga po? Kasi, ito yung sinasabi ni Toby Tsangko na game fixing. Mm-hmm. Kung ikaw ay nakikinig sa butohan kahapon, 21, tama po. Kung hindi ako nagkakamali, ang nag-abstain. Ibig sabihin, hindi bumoto. Oo. Pero bago mangyari yon, nagtataka ako, tumayo si Lito Atienza. Nang buhay, okay. Pinipilit niyang i-clarify, no? Pinipilit niyang i-clarify sa session hall, paano kanya yung mga bumoto ng abstention? Okay. Ang opinion naman ng majority leader, lahat kanya ng hindi bumoto sa majority,
a minority. Ba? Okay, oo. Teka muna, sa sarili ko lang, parang mali yung interpretasyon na yun, di ba? Ako, oo. So ang pag-aakala ngayon ng panig ni ano ni Danny Suarez, uh-huh, yung mga nag-abstain, yung 21, okay, automatic na miyembro ng minority, okay, at kinakailangan daw magbutuhan uli. Ah, yung doon sa loob ng 21 na yun, kung sino nag-abstain na yun? Hindi, di alimbawa, 7 yung napunta kay Danny Suarez. Opo, oo. 8 yung ang bumoto kay Bagilat. Opo. Dilabilima yun. Na, opo. Isasama mo raw yung 21 na nag-abstain. Yan ngayon ang magko-constitute ng minority, boboto uli para hirangin kung sino yung minority leader. Ah, okay. Ay baka mamaya magkaroon ng debating maatikabo yan. Oo, oo. Kasi pinipilit ni Danny Suarez na siya ang nanalo. Paano kang nanalo? Pito lang ang nakuha mo. Walo yung isa. So, nagkabaligtad na. Uh-huh. Alin bang mas maraming? 8 o 7? Hindi yung 8. Uh-huh. Mas mataas sa bilang ang ano, kung alin ba pinag-uusapan, 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. Nauuna ka sa bilang. Pero kung paramihan ng bilang, uh-huh, marami yung 8. Hindi unahan ng bilang ito. Paramihan ng bilang. Pero natataka ako kung siya pala, sapagkat si Congressman Terry Bagilat, binoto niya yung kanyang sarili, siya yung pang, sabi natin yung pangwalo. Pero yung Danny Suarez, bumoto kay Pantaleon Alvarez. Yun ang mali niya. Ayun, oo. Oh, oh. Ang mali niya, dapat sana, nung bumoto siya, binoto niya yung sarili niya. Walo sana, tayo. Si Terry Bagilat, ang binoto niya, binoboto ko po ang sarili ko. Oh, maliwanag yun, di ba? Oo. Oh. Eh, si Danny Suarez, ang sabi niya, binoboto ko po si Pantaleon Alvarez. Uh-huh. Mali, bakit ka mo? Tama. Sa rules namin, kung sino ang bumoto sa majority, majority ka. Paano ka magiging minority leader ngayon? Oo nga naman. Oo. Kaya mamaya, sabi ko nga sa'yo, magkakaroon ng debate. Ah. Ayoko na sumali dyan, pero kapag ka, hindi sila nagpakatino, sasama ako din. Kaya pala sabi na, pag nanalo isa, di, kunya-kunyaring minority lang yan. Kapag yung Danny Suarez, kasi... Ang totoo nun, yung 21 na yun, na-absent, ito yung game fixing. Yun ho, gusto ko malam. Bakit mo tinawag na game fixing yun? Ano pa, paano nangyari ho? Eh bakit naman? Ilan ba yung tao ni Danny Suarez? 4 lang eh. Paano boboto yung 21? Oho, oho, oho. At kung bumoto sila, ba't hindi Danny Suarez ang sinabi? Bakit nag-abstain? Yun ang mali nila. So yun ang technicality doon. Dapat bumoto sila kay Danny Suarez, uh-huh, para malinaw. Mm-hmm. Ngayon, ang nanalo, 8. Terry Bagilat. Apo. Si Danny Suarez, 7. Ipipilit mo ikaw majority leader. Eh, hindi tayo magkakasundo ron. So ano ho magiging pagtrato sa 21? Wala silang ano, kung ano ang kanilang majority sila, minority. Ang nakalagay sa rule, independent sila. So hindi sinasabing automatic na sila ay ano, mm-hmm, sila ay minority. Mm-hmm. At hindi sila pwedeng sumama kung sakali mang magbutuhan uli. Wala nang sa-isa yung butuhan uli. Kakaboboto lang namin kahapon. Eh. 7 lang si Danny. 8 kami. Ibig masabihin, may boboto pang... mula doon sa 8, may boboto pa kay Danny. Hindi, wag mong isali yung 21. Ayaw. Malinaw yun. Wag mong isasali yun. Hindi sila automatic na minority. Hmm. Opinion lang yun ni Rudy Parinas. Kasi siya ho, majority floor leader. Tinanong siya, sumagot siya, opinion niya yun. Huwag mong kakatigan yun. Huwag kang maniniwala ka agad doon. Opinion niya yun eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya walang katwirang magbigay ng opinion ng bawat isa. Lahat merong opinion. Tama po. Pero hindi lahat ng opinion tama. Oho. Meron lamang opinion na tama kung ito'y salig doon sa aming rules. Kung hindi nasalig sa rules ng House of Representatives, mali na yung opinion. Ayun. So, dapat pala ano, ma-settle itong bagay na ito. Mamaya siguro, kung i-raise nila, kasi sa amin wala na yun eh. Uh-huh. It's a done deal. Bagilat ang minority leader. Apo. Sapagkat ang 8 ay mas marami kaysa sa 7. Tama ba yun? Tama po yun. Maliban na lang, kung ibang matematika yung gagamitin nila. Ha? Nako. Pero ako yung tataka kahapon, habang pinapanood ko po yung pagboto kahapon, yung mga karamihan doon sa mga nag-abstain, ito yung mga naunang pumalit sa PDP laban eh. To, hindi mo ba nahalata? Yun nga yung... Yun lang yung tataka ako eh. Ipinahiram sila doon. Kasi nga, ang mangyayari dyan, pagka maraming nakuwang boto, si Danny Suarez, eh siya yung minority. Okay. Ibig sabihin, mga tao rin ng majority, ang bumoto na yon na ang mali lang nila, nag-abstain sila. Ang dapat na nanalo si Danny Suarez, uh-huh, kung binoto nila si Danny Suarez. Uh-huh. Ang mangyayari ngayon sa minority, company union.
Ah, so kunwaring minority lang dapat? Oo, kunwaring minority lang. Ibig sabihin, hawak sa ilong ng majority. Ayun naman ang hindi na kami, hindi na ako mapapayag doon. Wala namang ganun. Meron bang kongreso na pati yung minority, hawak mo pa rin? Eh wala nang sasansala sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na gagawa ng hindi mabuti ang ano, maganda naman ang patakaran ng Digong administration. Kaya lang, hindi mo maiaalis na dapat merong bantayan din. Totoo. Kasi maring may pagkukulang, hindi sinasadya. Maganda na yung merong nagbabantay. Maganda na yung merong nagpapaalala. O, teka muna, medyo sumusobra tayo rito mga kaibigan. Yatras natin, yatras natin. Eh kung wala nang gagawa ng ganun, sapagat yung yung magbabantay na yon, eh hawak mo. Di ba? Hawak mo sa leeg. Hindi na lang, hindi na sa ilong. Company union. Yung 21 na nag-abstain, yun, maliwanag yun din. Yun ang game fixing na sinasabi ni Tiangco. So ini-expect sana nila yung Suarez. Kung bumoto si Toby Tiangco kay Suarez, deadlock. Boboto kami uli. Ah, ganun ho pala. Siguro. Kapag nag-tie, nag-auto-auto. Wala. Maring merong, baka may gustong bumasag nung deadlock. Eh, ang nangyari, ang sabi ni Toby Tiangco, inulit-ulit niya, kinwalify niya. Hindi ako nag-abstain na, pero wala akong binoboto sa kanilang dalawa. Hindi ko malam kung ano diferensya ng dalawa nga ba, wala rin eh. Pagkatapos pumunta siya doon sa nagtatali. May maliit na kumilek doon eh. Nagtatali. Tandaan niyo kanya yung binoto ko ha. Wala akong ibinoto isa man sa kanila. Sa dalawa. Yung salita niyang wala akong ibinoto. Pinsang buo ng abstention. Kung bumoto siya kay Suarez, edi 8-8. Totoo po yun. Baka bumoto kami uli. Ito yung napakaliwanag din. Si Teddy Bagilat, 8. Okay? Kapag itatapos yung bilangan eh. Tatandaan mo dyan, ha? Si Teddy Bagilat, 8. Opo. Okay? Yung Danny Suarez. Si Danny Suarez, 7. 7. Kahit na tanungin ko ito kay Cholo, yung bat, yung apo ng misis ko, na pitong taong gulang. Tapos tanong mo sa kanya, Cholo, anong mas marami, yung 8 o 7? Alam ko na, sasagot sa akin nun eh. Siyempre. 7 years old yun dyan. Ngayon, kung hindi naiintindihan nung mga kasama ko sa House of Representatives, kung sino ang mas marami sa 8 tsaka 7, habay wala silang karapatang umupo doon dyan. Yung apo ko, ang iuupo ko doon. Papalitan sila doon. Ay, nako. Tama? Oo, tama. Sakto. Basa ko ng mga reaksyon. May kanya naman sa ating Vox Populi. Facebook tayo. Hey, oo. Ayos po kasi, pare-pareho naman tayo mga Pilipino. Naiba lang po yung mga prinsipyo at ideolohiya. Pero ang katotohanan ay pareho tayong mamamayan ng Pilipinas. Salamat po, Lawrence Fernando. Ay, opo, isang magandang balita po yun para sa ating bansa na siya naman talagang essence ng ating sona ng pagbabalita sa bayan. Timmy David, I think it's about time for unity and long time peace. Glaz Dizon, good morning po Kong at Jen, AOO Mark Cagas. AOO, kung ito po ang ikabubuti ng ating bansa, minamahal at pagkakaisa ng mamamayan. Jason Austria, AOO Alan Samia. Ay, opo, napapaligiran tayo ng malaking bansa, tayo, napakaliit, di pa, nagkakasundo, nagpapatayan pa mga kapitbahay nating bansa, sila payapa. Lemor Pamada, Aldi Lanoy, paano ka magsimula ng peace talks kung ikaw mismo magsisimula nito ay ayaw magbaba ng armas, kaso hindi ito dahilan upang ang depensa ibaba dahil may mga taong handang guluhin ang isang bagay para lang sa kanilang entertainment. Kernel Galingan. Opo, dahil tayo ay isang lahi lamang at para din po sa ikaunlad ng ating bayan. Cristito Duterte, Sindangan, Zamboanga del Norte. Baka pangalan ng Pangulong Digong, ha? Baka pinsan niya yun. Malamang, ano ha? Ang tanong at resulta po ng ating Vox Populi ang ayon ka ba sa paglideklara ni Pangulong Duterte ng ceasefire sa CBP, NPA, NDF? Ang nagsabi ng oo, 100%. Ayun, ko. Tama lang naman siguro dyan eh. Tama, panahon na rin. Oh. Eh, sino ba naman ng kababayan nating nasa wustong pag-iisip ang sasabihin niyang hindi naman tama yun? Di ba? Ito yung offer sa ating mga kababayan nasa panig ng NCPP-NDF. Pag-aabot ng kamay. Palagay ko, panahon na naman eh. No? Sapagkat ang pangulong ito ay merong sinseridad.
wala kang may susumbat siguro ron eh. Totoo po yun. Nag-o-offer na siya eh. Mm-hmm. Hindi lang buhay siguro dyan ang matitipid natin. Mm-hmm. Pati yung gastusin dyan eh. Ay, napakalaki ng logistics. Eh, yung budget mo sa pakikipaglaban na yan, eh, ibigay mo lang sa pakikipaglaban sa kahirapan. Mm-hmm. Napakarami nating magagamit. Uh-huh. Yung bala mo, gawin mong bala para sumpuin ang kahirapan ng bansang ito. Diba? Bukas, pag-usapan natin kung ang ganda rin sinabi tungkol sa BBL at saka yung problema doon sa MNLF, MILF. Ha? Mm. Mukhang sabi, wala naman sa'yo. Ibigay natin yung lupa sa kanila, pero yung pinagkakaguluhan, wag muna, pag-usap. Magandang umpisa. Magkakasundo na niya ito. Mm. Happy birthday to Tess Guerrero sa araw na ito. Ang amin pong makeup artist. Happy birthday, Tess. Ano, lilipas din yan. Ayan. Ay pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
eat, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagkaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Katotoy Talastas, ako po si Weng Dalafuente at kayo sumusubaybay sa programang Liwanagin Natin. At ang Liwanagin Natin po sa bayang mapapanood sa Net25, mapapakinggan sa Radyo Aguila DZEC at maaari ding subaybayan sa pamagitan ng live streaming at subaybayan din po at ilike ang aming official fan page. Hanapin lamang sa Facebook ang Liwanagin Natin Teleradyo. Maya-maya ay maaari po kayo makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa 0932-422-2572 o tawag sa 784-7450. Kahapon ay nagbigay daan po ang ating palatuntunan para doon sa ating Zona Bago Special Coverage. Iyan nga po ay patungkol doon sa makasaysayang unang State of the Nation address si Pangulong Rodrigo Duterte. At maya-maya po meron tayong makakapanayam live dito sa ating studio mula sa University of the Philippines National College for Public Administration and Governance at mapag-uusapan namin hihimayin yung ilan doon sa mga bagay na tinalakay ni Pangulong Duterte. Ang isa doon sa pinakatampok ay yung sabi nga ay deklarasyon ng unilateral ceasefire sa Communist Party of the Philippines National Democratic Front New People's Army ay yung counter-terrorism. Ano kaya may banggit din siya na makikipag-ugnayan din ang bansa sa ibang mga kalapit na bansa sa usapin ng national security or regional security. At isa din doon sa mga binanggit ng Pangulo at isa doon sa pinalakpakan ng malakas ay yung kaniyang pangako na ibababa ang income tax o individual at corporate tax at yung pagpapabilis doon sa mga proseso na pinagdaraanan sa mga transaksyon sa pamahalaan at upang maiwasan na mahabang mga pila ay palalawigin ang expiration ano ng lisensya para sa mga nagmamaneho kaya inatasan ng Land Transportation Office na pag-aralan na mula sa 3 taon gawing 5 taon ang expiration ng driver's license at para naman sa pasaporte ay yung mula sa 5 taon gawing 10 taon o higit pa depende sa kung ano ang pagtitibayin ng Kongreso at isa din doon sa binanggit ng Pangulo ay yung kanyang hiling para sa isang emergency power o special power na siyang gagamitin naman para solusyonan ang ilan sa mga problema lalo na sa trapiko. So sabi ng Pangulo, nasa sa mga mambabatas natin yan if they want to go slow or they want to go fast in resolving all these issues sa traffic. Ang isa pa sa binanggit ng Pangulo ay may kinalaman doon sa climate change. Actually, yung 38 minutes na sinabing magiging talumpati ng Pangulo, humaba at lumawig po yan ng hanggang 1 oras at
32 minuto yata kung hindi ako nagkakamali. So, napakaraming binanggit ng Pangulo doon sa kanyang sona, and as expected, it's the usual President Digong na narinig po natin na hindi sanay magbasa ng teleprompter. Anyway, yung ilan pa ho dyan sa mga pinag-usapan at tinalakay ni Pangulong Duterte sa kanyang kauna-unahang sona ay atin pong tatalakayin with our professor at sabi nga eh, analyst na din from University of the Philippines. Pero dyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang liwanagin natin. Bumisita yung recruiter. Kung okay lang daw ba kami, tapos ng baha. Nagulat ako, 2 linggo lang nakaalis na ako. Binigyan pa ako ng 10,000 para daw sa pamilya ko. Awas na lang daw sa sweldo. Niwala man lang kontrata. Inabuso ko ng amo ko doon. Muntik ko nang ikamatay. Sana hindi ako nagpaloko. Huwag sumugal sa iligal. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Anunsyo publiko, naglabas ng guidelines ng COMELEC sa pagpaparehistro ng mga botante para sa barangay at SK elections na isasagawa sa October 31. Ayon sa COMELEC Anbang, sa pamamagitan ng Resolution No. 10148, ang pagpaparehistro para sa barangay at SK elections ay isasagawa mula Hulyo 15 hanggang 30, kasama ang Sabado at Linggo at maging ang mga holidays sa lahat ng opisina ng election officers sa bawat bayan o lungsod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pagpaparehistro ay bukas sa lahat ng bagong botante maging ang mga deactivated voters dahil sa hindi pakikipagpartisipasyon noong nakaraang 2 o higit pang eleksyon. Ang mga magpaparehistro para sa barangay elections ay dapat 18 taong gulang o higit pa pagdating ng araw ng eleksyon at nakatira sa barangay sa loob ng hindi bababa sa 6 buwan sa mismong araw ng eleksyon kung saan sila boboto. Ang SK elections ay isasagawa rin sa mga presinto para sa barangay elections. Humigit kumulang 42,000 barangay ang magsasagawa ng SK elections at 10 posisyon ang ihahalal sa bawat barangay, kabilang dito ang SK chairman. Ginawang batas noong Enero ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang SK Reform Act na naglalayong mapalakas ang Youth Council System. Hilig nyo bang magluto? E mag-recycle kaya? O di kaya naman matuto ng arts and crafts? Good news! Dahil lahat ng yan, hatid ng pinakabagong DIY show ng Net25. Hatid namin sa inyo ang mga easy-to-do recipes, recycling ideas, art projects, at mga bagong hobbies na siguradong ipoprovoke ang mga creative juices nyo. Kaya tutok na sa programang hindi lang tayo magiging hands-on, sama-sama pa tayong magiging malikhain. Kaya tara na, let's be makers from bits and pieces! Napapadalas ngayon ang mga aksidente sa lansangan. Hindi lamang mga motorista at pasahero ang nadidisgrasya, kundi pati na ang mga pedestrian. At ang nakikitang dahilan ang kakulangan ng espasyo para sa sidewalk. Ilang mga lansangan ang ginagawang parking area. Ang iba, tindahan. Mayroon ding basketball court. Sa mga pangunahing lansangan, may makikitang sari-saring sasakyan gaya ng pedicab at tricycle. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina, pagmamalasakitan at mahigpit na pagpapatupad ng batas para maiwasan ang disgrasya. Ako po si Eli Saludar. Kaysa sa panawagang paigtingin, ang road safety para sa kaligtasan ng lahat. Bilang pangalawang pangulo.
Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nagbabalik po ang liwanagin natin at kagaya nung aking naipangako sa inyo, may panauhin po tayo ngayong umaga. And none other than Dr. Ebenezer Florano, Associate Professor sa UP National College of Public Administration and Governance, at siya din ang Director ng Center for Policy and Executive Development. Welcome sa liwanagin natin. Magandang magawing at sa iyong mga taga-subaybay dito sa liwanagin natin. Ayun. Di ko alam kung anong itatawag ko sa iyo, doctor, professor? Professor or, na lang. Mapagkama na lang akong doctor of medicine. Hindi, anyway, sinubaybayan mo ang State of the Nation address si Pangulong Duterte. At sabi nga from 38 minutes as promised, 1 hour and 32 minutes lumabas. Anong masasabi mo dun sa kanyang sona? Napakarami niyang binanggit. Oo nga eh. Unang-una, congratulations sa ating mahal na presidente sa kanyang unang State of the Nation address. Sinubaybayan ko siya. At that time, I was in Club Pilipino, no? Kasi may meeting kami dun sa grupo ng federalism. Hindi ko masyado. Yung the first, siguro, mga 30 minutes lang ang napakinggan ko. The rest, binasa ko na lang from the transcript ng ibang... 10 pages. Oh, hindi, 18 pages actually. Ah, 18 pages. Alas 12 ako ng gabi natulog para lang basahin. It's so hard to absorb. Kasi nga, sabi mo, marami siyang sinabi, maraming laman. Nakaka-excite yung kanyang State of the Nation address. Pero basically sa part ninyo ano na sabi nga ay nasa public administration. Ano yung mga punto na nakita mo na mahalaga para sa marami? First of all, siguro liwanagin ko lang ano, wala namang perfectong sona. No? So may improve pa naman ano. Pero from the perspective of public administration and governance at siguro policy analysis, kasi yun ang tinuturo ko, siguro ma-improve pa natin in the future. Kasi ang SONA, sinasabi mo rito kung nire-report mo sa Kongreso yung kalagayan ng ating ng bansa. Pangalawa, kung ano yung dapat mong gawin at anong hihilingin mo sa Kongreso. Doon sa anong gusto mong, anong pagtatasa mo, evaluation mo sa kalagayan ng ating bansa, siguro medyo nagkulang siya. Kasi nag-ingat siya doon eh. Ayaw niya kasing makita niya manisi. Oo, yun ang simula niya. Maganda yun. Sabi niya, vindictiveness is not fighting. Oo, maganda yun para sa akin kasi sawang-sawa na tayo ng mga pangsisihan. Ano? Ikaw na yung nandiyan dyan sa pwesto, gawin mo na. Pero siguro mas maganda rin na meron kang pagtatasa na hindi nagsisisi. Kasi, para alam mo, ito yung baseline mo, ito yung dinatnan mo. There is a way to say it without, there is a literary device without being so vindictive na lagi na ninisi. Ito lang, sabihin mo, ito yung dinatnan ko. Kasi yan ang magiging benchmark mo as you go along in your administration for 6 years. So, kung mas maganda nga kung may numbers, what you can measure, you can manage. Sana, meron ganun sana, but hindi niya nailagay yon. So, siguro in other documents, ilalabas siya. Sana ilabas nila. Ito yung dinatnan ko. Oo. Tapos, yung ano yung gusto niyang mangyari? Ang dami, no? Ako pumapalakpak ako dun sa maraming mga mangyayari. And I'm so excited, like sa traffic, sa bureaucracy, streamlining. Ah, that's very, very good. This welcome relief. Ang inangad ko lang, sana siguro it's too early, meron siyang overall framework. Ano ba yung vision niya for the country na siguro 3 years, ano dapat natin na natin, o kaya 6 years, ano yung gusto niya mangyari? Halimbawa, si FBR, meron siyang Philippines 2000. Kailangan explain niya yun, ano? Si Gloria ay meron matatag siyang, na republika. Oo, yung nautical republic na tinatawag. Pero at least meron kang one-liner na alam ng mga tao kung saan tinitimon ng kapitan ng bansa ang ating bayan. Sana meron siyang ganon. May nakita lang ako doon halimbawa yung lasting peace. Maganda yun, ano? Pero siguro yung pag-unlad, siguro nating lahat ang ang tutukan din. Parang hindi ba parang ang focus talaga ay yung problema sa peace and order? Dahil sa kabuuan lagi niyang sinisingit yun. And he's saying na parang kung hindi maaayos itong problemang ito, hindi papasok ang mga negosyo, hindi uunlad ang bansa. Tama yan. I agree with that and I welcome all this campaign against
crimes, against drugs, ano? Siguro, kung may papasok niya yan, may re-relate niya yan sa economic development. Kasi nandito naman tayo as one country mm-hmm. because we would like to pursue economic and social development. Ano? So, sana may relate niya. At siguro, nai-relate niya, kaya lang, baka there's too much emphasis naman on mm-hmm. crimes, ano? Siguro yung ating economy din. Pero may mga sinabi sa economy, ha? Mm-hmm. I-retain niya lang kung ano yung mga sinimulan na ng Aquino administration. And kahit doon sa kanyang inaugural speech, sabi niya, di ba, kung ano yung mga dinatnan na mga transaksyon, mga kasunduan, igagalang. Mm-hmm. At kapag kayan, nandun na sa, sabi nga, estado na dapat i-implementa na, mm-hmm. ay hindi nahahadlangan yung mga yun, ipapatupad na. Mm-hmm. Maganda yun, oo. Pero medyo natakot lang ako dun sa sinabi niya na, of course, I welcome yung sa economic pronouncement niya na ilo-lower niya raw ang corporate and at saka personal tax. Oh, ako, gustong-gusto ko yan kasi actually, 32% ang binabawas sa akin eh. Kaya sa lahat ng mga nagbabayad ng income tax. That's very popular move. Susuportahan natin yan. Pero ang problema, sa dami-dami ng gusto niyang mangyari, kailangan mo ng pera. Binawasan mo ang pera, pagkukunan ng pera, saka kukuha ng pera. Mm-hmm. Siguro dapat... So, dapat balansin. Balansin niya. Siguro, kausapin niya yung kanyang mga economic managers o saan tayo kukuha ng pera. Mm-hmm. Pero may mga, hindi lang siguro nabanggit ng Pangulo doon sa kanyang ipinresenta na tax reform package, na may plano din yata na taasan yung sin tax, magkaroon ng ad valorem doon sa langis kung hindi ako nagkakamali, and of course doon sa additional na na VAT. Yan something I miss, siguro hindi ko nabasa or hindi niya nabanggit dyan. Pero yung mga economic managers like si Secretary Benjoc, no, and Finance Secretary Sunny Dominguez, nababanggit na yan in passing doon sa mga discussion sa kanila. Pero yun ba, makakabuti ba, sige, bawasan natin ang income tax sa perspective ninyo sa academe, bawasan natin ang individual and corporate tax, pero tataasan mo yung VAT. Saan ba mas makikinabang doon ang taong bayan? Well, lahat naman ng tax inaarayan natin, nasasaktan tayo. Pero kung mas maraming reklamo sa direct tax kasi mm-hmm. Minsan proportional to your to mm-hmm. your income . So minsan mas lesser evil ang mga indirect tax o yung IBAT, pero masakit rin yung malaki yun . 14% tax. Pero ang siguro ay puso natin tong sin tax kasi mm-hmm. double purpose tong sin tax . Maka-earn tayo ng revenue and at the same time mabawas-bawasan natin discourage natin yung masamang hindi siguro magaganda usually, mga bisyo kasi yan, mga bisyo, tama yun . So pwede din bang isama na yung sin tax sa yung junk food sa sin tax? Pwede. Dahil initially sinabi nila na this cause obesity sa mga bata. Mm-mm. So health risk din para sa mga siguro tingnan natin kabataan. Yung calorie content. Ayun ako, yung sodium content dapat mm-hmm. isa mga content 'yan tinitingnan. Ayun. Pero sabi nga hindi madaling gawin tong mga bagay na gustong mangyari ng Pangulo. Do you think it's doable within the 6-year term? Let me say na hangga't ngayon mataas ang kanyang political capital mm-hmm. no, he has the super majority in Congress, 280 ang congressmen niya, tapos the senators I think nakuha na rin niya, parang wala na nga gustong sumama sa minorya. Meron naman si Teddy Bagilat mm-hmm. tapos he has the highest trust rating of all the presidents. So kung ano medyo mga mahihirap na mga measures, mga policies na gusto niyang ipatupad, gawin niya na ngayon pa lang. Mm-hmm. Kasi habang tumatagal ka sa posisyon, alam naman natin yan historically, bumababa ang iyong capital. Political capital. Political capital. So ngayon pa lang, yung mga pinakamahihirap, gawin mo na. Ilan ba ang tax? Medyo masakit sa bulsa ng mga tao. Siguro, ngayong lahat tayo ay nag-i-enjoy sa honeymoon, mm-hmm. Siguro, bibigyan natin ng chance ang ating mahal na presidente na, sige, pagbigyan muna natin kasi baka maganda naman talaga yan. Halimbawa, isa pa rin yan yung federalism. Medyo mm-hmm. masalimuot na discussion yan. Yan, ipinresenta na din niya yan kahapon mm-hmm. sa Kongreso. Mm-hmm. Pinag-uusapan na namin yan. May study group na kami kahapon. But I cannot divulge all mm-hmm. the details, pero there's a timeline already, yung
kapartido niya. Within 2 years daw. Within 2 years, yes, actually, that's correct. Oho, pero sabi nga, may pinresenta na din na, na parang model ang Pangulo, yung French type. Ah, yung French type na ayaw niyang, may presidente pa rin. May presidente pa rin. Pero pwede namang limitahan ang kapangyarihan, pero hindi naman totally ceremonial na lang siya. I'm not very much knowledgeable about the French system, pero parang sa nakikita ko, it's like the parliamentary, I don't know, the style of the president, former President Marcos. Para sa amin kasi, kung sa pinag-usapan namin, well, we can learn from these models. Maraming models yan, like the French. Siguro it's a signal from the president. O ito, itong guide lang sa atin ito na, oy, gusto niya ng French model, gusto niya presidential pa rin. Pero we have to look at other models. Kasi, huwag nating ento. Can we have our own unique model? Dapat. Kasi dapat, ako rin ito na naman, yung pag-usap namin kahapon, sinasabi ko, dapat, bago natin pag-usapan ang solusyon, yung federalism, pag-usapan natin ano ang problema. Kasi kung dun sa problema, dapat dun mag-evolve ano yung structure ng federalism. We can learn from the US federalism, European federalism, Australian, China, French. Pero dapat mag-evolve tayo ng sarili natin na federalism. Ayun, kagaya niyan, may mga pangamba kasi. Yung ibang mga, kagaya ng Estados Unidos, originally, they are a separate state. Na they agreed to confederate. Yes, yes. Pero dito sa atin, may mga regional differences na nga eh. Pero bilang isang bansa, parang ang mangyayari eh, paghihiwa-hiwalayin mo pa. Kasi ang federalism, dalawang maaring evolution yan to approaches. One is, kagaya ng United States, ano, separate states sila. And they came together as one to become stronger. Ngayon, sa atin nangyari is tayo unitary, tingin natin yung masyadong imperial ang Manila. So gusto natin maghiwa-hiwalay para yung, according to speeches, eh, para mas maging malakas itong mga states, magbigyan ng tugon yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. So, it's from the top yung sa atin, going down, and sa United States, from down, up. So, sa atin, pinapahina natin ang kapangyarihan ng central government. Yun ang nangyayari. Sa United States, medyo pinapalakas nila yung federal government, yung national government. Ayun. At yun nga ba talaga ang magiging solusyon? Kasi sabi, lalo na yung mga may mga lugar tayo sa Pilipinas na parang hindi na bibigyan ng kaukulang atensyon. Ngayon, kung papahintulutan sila na magkaroon ng sariling pamahalaan nila, eh, at least yung resources nila ay sarili na din lang nilang kita, magbibigay na lang ng share sa national government. Pero, yun ba talaga ang solusyon? Yung ba mga mahihirap na rehiyon natin, eh, kakayanin na ba nila na magsarili bilang isang federal government? Again, let me go back to what I suggested to the study group. First, let us try to find out ano ba talaga ang problema ng bansa natin. At tingnan natin kung ano yung mga polisiya, yung struktura ng ating gobyerno ngayon, yung ba yung mga dahilan kung bakit hindi natin na-attain yung mabigyan ng solusyon yung mga problema natin like poverty, criminality, etc., etc. Ngayon, kung tayo lahat ay nag-a-agree na hindi na gumagana talaga ang unitary, presidential, bicameral system natin, then pag-usapan natin ang iba't ibang modelo. Ngayon, kung sa federalism naman yung ating tatanggap yan, ano, alam natin yan, mayroong national government at saka may states, ano, mabibigyan ba ng solusyon yung equality ng mga regions? Hindi ko masasagot yan ng direkta. Kasi may mga mahihirap at may mga mayayaman na talaga. Ngayon, pinag-usapan namin, eh, paano yan? Kung paano yung iba, eh, mahirap talaga, hindi nila. Kasi bibigyan mo pa sila ng extra na gastos, eh. Oo. Ibababa mo yung mga kapangyarihan at mga functions, ilang kapangyarihan mula sa national government sa kanila. Oh, magkakaroon yan, depende yan sa modelo, no? Minsan, baka ang adapt natin, may sariling Supreme Court yan. May sariling Congress or assembly yan. Ano, gastos yan. Tapos, pag-usapan mo pa yung ekonomiya, kakayanin ba yan? So, sabi ng isa sa aming kasamahan, eh,
bago natin payagan na magkaroon ng estado, meron tayong tinatawag na state formation. Mm-hmm. Tingnan natin yung kakayanan nila na magsarili. Mm-hmm. Na meron ba silang resources, financial, economic, and natural resources that they can use to sustain themselves, at meron na ba silang capability to govern themselves. Mm-hmm. Hindi immediate na kapag na-approve yung federalism, oy, federal, state ka na, pwede ka na. Wala na kami pakialam wala sa inyo. Wala na kami pakialam sa inyo. Meron niya mga requirement. Kaming iniisip. Ang isa pa dyan yung, political dynasty. Mm-hmm. Na sinasabi namin, ay nako, pag nagkaroon tayo ng mga states, ano, mahirap yan. Baka magkaroon ng mga fiefdom, ano, yung mga pamilya, no, mga political families. Ay ngayon nga, parang gano'n na rin kahit pa. So sabi namin, so isa pa sa mga requirements, so hindi lang yung capability to govern, may mga resources kayo dyan, sana buwagin natin itong political dynasty. Baka naman kopo-kopo, kanya-kanya na may monopolyo na ng kapangyarihan. So may mga pinag-uusapan kaming state formation na bago natin i-allow yung mga ibang-ibang mga regions sa mag-form ng regional states, may mga requirements siguro. Ayan. Sige, ituloy natin yung ating pagtalakay dahil magandang issue yung federalism. Mm-hmm. And sabi nga po ay bubuo ng grupo ang DILG sa atas ng Pangulo para mag-educate, magsagawa ng awareness campaign on federalism. Ngayon, ang isang pinag-uusapan at pagtatalo ngayon, paano amyendahan ang konstitusyon dahil yun ang unang hakbang para magbago tayo ng sistema ng pamahalaan. Tutuloy po namin ang ating discussion sa bagay na yan at yung iba pang mga issue na tinalakay ni Pangulong Rodney Duterte sa kanyang State of the Nation address. Magbabalik pa po ang liwanagin natin with Professor Ebenezer Florano. Diyan lamang po kayo. Ito ang programang magpapa-good vibe sa inyo tuwing Linggo ng hapon. Ang programang may kabuluhang kwentuhan na pwede kay nanay, tatay, ate, kuya, kay tito at kay tita. Basta gusto nyong ma-inspire at gusto nyong malaman ang hinahangaan yung personalidad sa harap at likod ng kamera, tutok na! Dahil ito ang show na may katuwaan at katatuanan. Muling nagbabalik ang tambalang hindi magpapatinag. Tambalang hindi niya mapipigilan. Kung gusto niyo, mag-DJ din kayo. Pero pwede rin namang pang seryoso ang usapan. Ganda kasi po, bukod sa gumaganda yung katawa mo, nakakapunta ka po sa iba't ibang lugar. Basta. Hindi mo malalaman kung hindi mo tututukan. Kaya't sali na sa patok na kwentuhan tuwing Linggo ng hapon, kasama ang pinakamakulit na tito sa palat ng telebisyon, Pepito Guerrero! Dito lamang sa Pep News! Pepito mi corazon, Pepito, Pepito, Pepito mis amore! Taong Bahay, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Very interesting issue ang pinag-uusapan namin kasi nabanggit nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang hangarin na within his term ay maipatupad ang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan from the present unilateral, gawin niyang federal system. At sabi nga niya, kahit pa within 4 years ng kanyang termino at naaprubahan yan, ay agad-agad bababa siya sa pwesto. So, Professor Abby, ano naman, kasi eto na, sabi mo nga, pag-aralan natin, dapat unique sa sarili natin. Pero ngayon, ang first step ay yung pag-aamienda sa konstitusyon. So, i-scrap na natin yung present constitution at gagawa tayo ng bago. Pero ang unang diskusyon, paano aamyendahan ang konstitusyon? There are modes na sinasabi ng batas, di ba? Oh, actually, I think there are 3, you know? Una yung constitutional convention kung saan yung mga tayo mamamayan ay boboto ng mga hindi naman representatives, delegates, you know? Mm-hmm. Para
specifically to make amendments to the constitution, you know, gastos yan. Mm-hmm. Another one is what we call the CONAS or Constitutional Assembly. Itong mm-hmm. present Congress natin, they will constitute themselves into constitutional assembly to make amendments. Hindi sila magsasabatas, kundi uh-huh. gagawa sila ng draft ng panibagong constitution. Panibagong constitution na hindi batas. So, fundamental. So, maapektuhan yung kanilang legislative work. Alam mo, ang importante yung legislative work nila ay budget. Mm-hmm. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Ano? Pangatlo, yung huli, yung People's Initiative. Mm-hmm. Tinry yan nung panahon ni dating pero Pangulong question mo, FBR. Saan manggagaling yung draft? Sino gagawa ng draft? Mm-hmm. Ano? At sino mangunguna? Oo. So, yan, sa tatlong modalities na yan, mamimili tayo. Pero sabi mo nga, hindi ko masyado narinig. Con-con yata ang gusto ni President. Yun yung preferred niya, con-con. Pero yun nga, if con-con, ang question kung iboboto ba ang delegado or they will be appointed by the president. Mm-hmm. Kasi there was a time no 1986, although bata pa tayo. No? Mm-hmm. nagpalit ng gobyerno because mm-hmm. of the 1986 mm-hmm. revolution, mm-hmm. diba? Mm-hmm. And the president constituted yung CONCON pero appointed yung mga mm-hmm. delegates doon. So, can the president appoint these people? Now, the president hindi pwede. Kasi at that time, nung panahon ni Cory Aquino, we were working under Freedom Constitution na ginawa mm-hmm. nila mismo. So, yung revolutionary government. Revolutionary. Pwede niyang gawin yun. Pero under the 1987 Constitution, hindi pwedeng gawin. Yung tatlong modalities lang, very much limited. So, not even, may mga suggestions na dapat hybrid daw. Half are elected, half are appointed. Yung hybrid. Kasi maku-question ka niyan sa Supreme Court. Pa lang, baka maggastos tayo, sayang lang. Mm-hmm. Let's just follow the Constitution. Pero sabi nga, itong pag-amienda ng Constitution, hindi naman, sabi nga, madaling bagay din. Mm-hmm. Dapat ang mga gagawa nito, may kaalaman kahit papaano. Dapat. Dahil sa, hindi pwedeng basta sino na lang na iboto natin na delegado. Correct. Hindi naman nila alam kung anong gagawin nila. Siguro, I can see your point where you're coming from na dapat maalam. Hindi naman eksakto yung binoto mo ay maalam. Mm-hmm. Naman ano, alam naman natin baka yan. Baka mamaya, wala tayong against sa mga artista, sa mga basketball player. Hindi, pero sabi nila, ang politika daw sa atin ay PBA. Mm-hmm. Pero gawin na lang natin yung mga eksperto na resource speakers. Mm-hmm. Either sa CONCON or sa CONAS. Kasi hindi talaga papayagan ng Supreme Court tungkol dyan. The most ideal actually is the CONCON kasi mm-hmm. inelect mo sila specifically just to draft the new constitution at yun lang nasa isip nila. Hindi sila mag-iisip ng panibagong, siguro kasama nila yung politika, manatili akong kilala para sa susunod na election ay maboto ako. No? Mm-hmm. Tsaka yung, I was part of the history in the making. Ano? Maganda yun, the most ideal talaga, ang constitutional convention. But, kagastos na naman tayo. Mm-hmm. Kagaya nga yan, mukhang ang plano, sabing gano'n ng Commission on Elections, in any case, mm-hmm. na itutuloy itong CONCON na ito, isabay mm-hmm. na lang din sa barangay election para isang gastos na lang. Maganda yan, pero if you were to ask me, on the point of view of administration, kami nasa public administration, mm-hmm. inisip namin and lagi, policy makers. Medyo matipid, makakatipid tayo na hindi naman madadilute yung effectiveness, para sa akin, pwede na yung Constitutional Assembly. Huwag lang makalimutan, siguro madaliin nila yung siguro may gumawa na ng pag-aaral, gumawa na ng draft, at pag-usapan na lang ng Kongreso as Constituent Assembly. So, hatiin nila yung oras nila. Hatiin nila yung oras nila, no? Kasi mahalaga yung budget. Tutan ang session naman nila, hapon lang. Tsaka yung mga hiniling ni President Duterte na mga legislation. Para magawa rin naman nila i-prioritize, yun. I-prioritize, point of view ko lang is, para makatipid tayo, pwede na siguro yung Constituent Assembly. Tutan naman, inelect din naman natin sa kanila, They have the knowledge na din, di ba? Dapat. Lawmakers. Yung iba doon, siguro, mga ilang terms na, no? May mga 105 lang terms na, new termers na, training namin. So, may alam na rin yung mga yan. So, let us welcome their ideas also. Para makatipid tayo. Kasi ang daming gastos talaga. Daming gastos yan. May promise po ang presidente na
talagang this year ay tataas ang sweldo ng mga uniform personnel. Pati NBI at saka PDEA, isinama na din niya. Mm-hmm. Pwede kami isama? Meron yata separate for the teachers. Hindi ko pa nararamdaman. Ganun ba? Hindi, pero sabi din kasi, itong pagpapalit ng sistema, ang solusyon din dun sa matagal na nating problema ng usapin ng kapayapaan sa Mindanao. At yun yung isang ipinunto din ni Pangulong Duterte, like sa Bangsamoro. Sabi niya, yung mga issue na may question sa konstitusyon, iwan na natin at yung mga pwedeng ipatupad na ay ipatupad na on the Bangsamoro Basic Law. I agree with that sa sinabi ng President, ano, kasi may mga bagay na pwede tayong ibigay, aminin na natin, that's a political, legal reality. At may mga bagay na hindi tayo, may pwede tayong mga bagay na pwedeng ibigay, may mga bagay na hindi tayo pwedeng ibigay. At lalo na yung mga bagay na hindi pwedeng ibigay, sabi sa konstitusyon, no, na limbawa yung regional armed forces, ay hindi dapat pwede yun, dapat may isang chain of command lang yan. Ano? Mm-hmm. But we can learn from the experiences of the arm. Ano? Kung magkakaroon man tayo ng federalism, ARM is already one step ahead sa pag-perform ng mga states, no? So, wag natin sayangin yung mga natutunan natin sa ARM. So, parang i-enhance na lang kung ano yung meron, ano? But let me disabuse our audience na it is not the structure that will, it will only facilitate, pero it's not the be-all and all solution. Kasi, ang tinignan mo rin dyan, yung capability at saka leadership ng mga taong mamumuno sa bawat states, ano, kung iniisip lagi nila ay politika, wala talagang mangyayari. Yung objective natin na economic and social development, baka nasa back burner na yan, ano. So, tingnan din natin, it's not just the structure, but also the people managing our government, ano. So, mag-ingat-ingat tayo during election. Mm-hmm. Mm-hmm. So, dapat talaga maging matalino. Maging matalino sa pagboto. Ayan. So, yung ating mga televiewers, if they have questions, pwede silang makibahagi sa ating talakayan. Mag-text lang po kayo sa 0932-422-2572. Tawag po kayo sa 784-7450. Sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin, issue naman ng peace process. Dahil nagdeklara ng unilateral ceasefire si Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga ba ang implikasyon niyan? Pero itutuloy po natin yung ating mga pagtalakay. Magbabalik pa po ang liwanagin natin. Ako si Erwin Ian Tareña, Eagle News Correspondent mula sa Dirangat Antoanes. I am 1-25. Agila Probinsya, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural na ang land area ay umaabot sa mahigit 30 milyong hektarya. Malaking bahagi nito tinatawag na lupang sakahan. Bagaman ang bansa isang agricultural country, problema pa rin ang kakapusan ng supply ng pagkain, lalo na sa mahihirap na syudad. Pero may nakikitang solusyon dito ang tinatawag na urban farming. Sa pamamagitan ng urban farming, kahit sa bakuran o mga bakanting lote, pwede itong tamnan lalo ng manggulay at iba pang pananim. Sa pamamagitan din ng makabagong teknolohiya, maituturo sa mga kababayan ang paggawa ng organic na pataba at pag-iimbak ng tubig na gagamitin para mabilis tumubo ang mga pananim. Bukod sa katiyakan sa pagkain, may dagdag nakita pa kung marami ang aanihing produkto. Ako po si Mayan Corvera, kaisa sa pagsusulong ng urban farming para na rin sa kasiguruhan ng sapat na supply ng pagkain. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Anunsyo publiko, posible ng isama sa curriculum ng mga paaralan sa bansa ang sex education ngayong taon. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, ito ay upang mapigilan ang mabilis na pagdami ng populasyon sa bansa. Ang pagpapatupad aniyan sa sexuality education ay isa rin sa mga paraan para mabawasan ang unwanted pregnancies. Sabi pa ni Pernia, maaaring ituro ang sex education simula grade 5 hanggang high school. Isasama na aniya ito sa school curriculum sa oras na matapos sa mga instructional material o manual.
panagin natin. At kung may mga katanungan po kayo, maaari kayo makibahagi sa ating talakayan. Kasama pa rin natin si Dr. Professor Ebenezer Florano, ang Associate Professor ng University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, and Director din po siya ng Center for Policy and Executive Development. Okay, maraming historic na nangyari sa SONA kahapon. First time na nakalapit yung mga protesters. Mm. Nandun na sila 300 meters maganda away yan. From the gates of Batasan, Pambansa. At pinuntahan pa sila ng PNP chief. First time na nag-meet sila at nag-usap. Oh, nag-selfie-selfie. And after SONA, ay pinatawag ni Pangulong Duterte sa holding area sa Batasan, sa PLLO office, yung mga representatives ng mga militant groups. Mm. At nagulat din sila dahil sa open na open sila at nakadialog nila ang Pangulo. Hey, it's a welcome sight na makita natin talaga ang Pangulo na nakikipag-usap dun sa mga nasa laylayan or marginalized sectors of society, because you're the president and these are the people na meron siguro mga hinaing na hindi kayang ipabatid pa na ating mga kinatawan sa Kongreso. And we should welcome this. Makita natin yung national unity and at the same time, mabawas-bawasan yung traffic sa Commonwealth, sa Batasan area. Kapag so, kami SONA. Hindi lagi nalang taon-taon ganito nang balagi tayo. At nagbobombahan ng tubig. Nagbobombahan, nagsisigawan with all these pagmumura expletives, etc. This is welcome. Mm-hmm. The challenge to the president is to keep this good cordial relationship until his last years in office. Yun nga, dahil sa may mga hakbang ang Pangulo para bigyan ng bahagi ang sabihin na natin ng kaliwa doon sa pamamahala. Mm-mm. May appointees na galing sa mga grupong kaliwa, yung mga partyless representatives na mga militante, binigay sa kanila yung mga mahalagang posisyon, National Anti-Poverty Commission kay Lisa Masa, ang Agrarian Reform Department kay Paeng Mariano. Uh-oh. At meron pang isa, I forgot the name. Si Judy Tagiwalo. Sa BSWD. So, itong tatlong ahensyang ito, sabi mo nga direkta, merong kinalaman sa laylayan ng lipunan. Mm-hmm. I would say it's a wise strategy on the part of the president that he recruited them to be part of his government, specifically sa cabinet, para yung ating mga kasamahan sa kaliwa ay makita naman nila kung paano talaga magpatupad ng batas at ng mga programa. Hindi lang madali yan, kasi pag outside ka, pwede ka mag-rally at sabihin mo kayang-kaya. Pero may constraints po ang ating gobyerno, ang ating bureaucracy, ano? So, magandang strategy yan. Ako naman, gagawin ko rin yan if I were to become the president, ano? Kasi para malaman din nila yung talagang policy implementation and policy formulation and policy implementation dito sa ating bansa. Ano pa ba yung sasabihin ko dyan? Okay, siguro mamaya. Hindi, kasi kagaya din kahapon, nagdeklara ng unilateral ceasefire ang Pangulo sa CPP, NPA, NDF. And parang they're also, he's also calling on them to do the same. Kasi sabi niya, tigilan na yung walang saysay na pagpapatayan. Mm. Sabi niya nga, parang nagdurugo ang puso niya kapag makikita yung mga pamilya ng mga sundalo at maging ng mga rebelde na nauulila dahil dito sa walang saysay na patayang ito. Siguro ito yung sinasabi ni Secretary Andanar na mahuhulog tayo sa upuan natin sa sa SONA ni President Duterte. And ako rin, gusto ko rin, sino ba naman na ayaw ng kapayapaan, ano? So, the President, the government has extended the olive branch of peace to CPP, NPA, NDF. Ngayon, ang ceasefire, hindi siya mag-work kung unilateral lang. It should be bilateral. Now, it's a challenge to the CPP, NPA, NDF to accept the offer of peace, yung peace overtures ni President Duterte.
para naman matapos na ito. Itong mga usapin na ito, pare-pareho naman tayo mga Pilipino at lahat naman pare-pareho naman ang ating adikain. Ang siguro sa gobyerno lamang ay you work within the framework of the Constitution and the laws. Huwag yung overthrow. Ano, and you respect the people's will, you know, through elections. Hindi pwede yung revolutionary at ibabagsak natin ang mga institution ng demokrasya. So you Ayun. Work within that framework na lang. Ayun nga. Pero syempre, nandyan pa din ang militar at gagawin pa rin nila yung kanilang trabaho. On the defensive side naman na sa gobyerno, baka mamaya hindi naman uubra na sasamantalahin nila, di ba? Oo nga, kaya kailangan immediately dapat sumagot agad ang CPP and PA kasi, I mean, the military can hold on or stand down only so much. You know, there will come a time na, ay, masyado na kaming ina-attack. Eh. So, we do not know when will it happen and we don't want that to happen kasi it will breach the peace overture of the president. Dapat sagutin agad nila yung offer. Ayan. You mentioned about Secretary Andanar's statement na napaiyak siya. Tinanong ko siya, actually, parang comedy nga si President kahapon, ang daming patawa eh. Pero, ang sabi nito si Secretary Andanar, ang nakatouch daw sa kanya, napaiyak siya. Eh, dun sa punto na parang the President is saying na may separation of church and state, but there's no separation of God and state. So layman yata siya dati sa church si nila. Si Secretary Andanar. Kaya yun yata yung napaiyak siya ng husto. Pero what the president is saying din, 'di ba, na about the human rights. Yung isang punto niya dun sa kampanya ng illegal drugs dun sa defense doon sa kaniyang kampanya on criminality. Sabi niya, itong mga taong ito, hindi sila pwedeng magtago dun sa human rights. Kasi there's no human rights if there's no human dignity daw, sabi ng presidente. Pero, yun nga, pwede bang hayaan na lang siya dun sa sinasabi niya na gawin ng gobyerno yung kanilang trabaho dito sa aspetong ito? Dahil ang mga pangamba, baka mauwi na din daw tayo sa isang banana republic o isang drug country kagaya ng mga nasa Latin America. Okay, buti na lang in-explain mo sa akin yung napaiyak kasi parang nung pinapanood ko parang hindi ako naiiyak, parang nag-aabang kami actually. Mukha siguro ako feeling ko talagang batong-bato ako, wala akong maramdaman siguro doon naiyak siya. Maganda yan, sige. Yung tungkol sa campaign or war against crime, wala naman tayong problema diyan, dapat talaga eliminate natin ito bago pa lumala. Dapat tigilan na yan, ano? Pero dapat yan ay naayon sa batas. At kasama dyan ang human rights. I was able to read this isang caption sa Facebook. Sinabi raw ni General, with all due respect sa kay General Bato, na kalimutan muna ang human rights. Let us do our job. Hindi. Kasi, ano yan eh, dapat side by side. Basic yan, diba? Side by side yan eh, whether ikaw ay inosente, suspect o criminal, kahit nga criminal sa kulungan, may human rights yan eh. Kasi pinoprotektahan mo lahat. Ang kasi nagiging argument, bakit nyo pinoprotektahan yung criminal? Hindi, lahat yan dapat pinoprotektahan. Kasi may due process, kasi may karapatan ang bawat isa na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ating batas, sa ating mga korte. Paano pa ang isang tao na pinatay mo na, suspect pa lang, hindi na makapagtatanggol yun, ano? So, hindi mo pwedeng set aside ang human rights. Hindi ko makuha, may disconnect sa akin, siguro it's me, I have a problem with that, pero hindi ko makuha yung human rights is destroying the country. I need to be enlightened on that. Hindi ko pa parang masyado makuha. Parang ang konteksto kasi ng Pangulo, itong mga lumalabag sa batas, parang nagtatago sila doon sa, sabi nga, sa side noong mga human rights advocates at saka ng binanggit ng Pangulo, yung mga kaparian na nagtatanggol doon sa sinasabing karapatang pantao. Pero ginagamit naman daw to ng iba para mapagtaguan ang batas.
Totoo yan, ginagamit nila ang human rights para ipagtanggol yung kanilang sarili. Yan ay sinasabi natin na universal, karapatan mo na ipagtanggol ang iyong sarili. Kaya nga, hindi ka pwede basta-basta magsasalita. You have, tinatawag natin right to self-incrimination. Mm-hmm. Ano? Kailangan ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi, maaaring, lalo na kung babarilin ka, kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo para maidepensa mo. Kasi ang pagpatay, sabi natin extrajudicial killings, beyond the law na yon, ano? And ito, ating mga polis ay sumumpa na, even the president, no? He swore na to defend the Constitution and execute its laws. And even our policemen, and part ng ating mga batas ay protektahan innocent man, criminal o suspect. Mm-hmm. So, pwede natin sabihin, oy, kung ang means nyo talaga, kasi tinatamad na kayong tugisin, gusto nyo yung protektahan yung mga sarili ninyo, karapatan din yung protektahan yung mga sarili ninyo, pero part yan. Hindi na din sinasabing mamatay kayo, no, yung mga policemen. Abay, mag-skills training kayo kung paano nyo mapaprotektahan yung sarili ninyo. Mm-hmm. Pero it should not be a convenient way na yung extrajudicial killings to eliminate, ano, hulihin natin sila kung kaya natin. Ngayon, kung manlaban sila at wala na talaga, wala tayong magagawa, ano, justifiable. Pero igalang natin ang karapatan ng mga tao, kasi ang buhay ng tao, isang beses lang yan eh. Mm-hmm. O, pag binatay mo na, wala na. Wala na. Ayan. At siguro last part na lang na pag-uusapan natin, medyo inisa-isa na lang ng Pangulo ay yung mga sistema na umiiral sa birokrasya. Mm-hmm. At yun yung gusto niyang ayusin. Gusto ko rin gusto yun. Gusto niyang mapabilis ang mga proseso, mga transaksyon. Oo, gusto ko rin yun. Oo. Makakatulong kami dyan sa National College of Public Administration and Governance. Mm-hmm. Gusto natin mabilis ng trabaho. Oh, dahil nga, syempre, nakakaawa din naman yung mga kababayan natin pumipila ng mahaba at matagal, ano? Oh, para, at pabalik-balik. Totoo yan. Oo, totoo yan. Ako rin, nagiging biktima rin ako yan sa gobyerno, no? Siguro sa atin na lang mga mamamayan, kung hindi pa maisagawa itong streamlining ng mga processes, matuto tayong magreklamo. Ay, minsan ako, mabait ako pag, mm-hmm, pag nag-a-apply ako. Pero pag nakikita ko na, inaabuso mo na ako, naghihintay ako dito, hindi mo ako pinapansin, text ka lang ng text dyan, nagsasalita, mm-hmm, na ako. Mm-hmm. Nagreklamo na ako. So, alamin ninyo yung mga karapatan bilang mga mamamayan na dapat bigyan ng serbisyo ng ating gobyerno. At kung yun na palagay nyo ay hindi ginagalang at kayo ay hindi binibigyang pansin sa inyong mga hiling, matuto tayong magreklamo. Ayan. So, maraming salamat maraming sa pagbigay salamat ng panahon sa amin ngayong umaga. And hopefully, this is not the first time, ano? Oo, hindi na naman. Oo. May mga susunod bang kapatid? Oo, nag-enjoy naman ako dito eh. Especially, lalo na at may study group pala kayo, no? Dun sa issue ng federalism. Ayan, dadating ang panahon na magiging bahagi din yung palatuntunan natin ng education campaign on that naman issue. Oo, maraming salamat. Ayan, baka may mensahe ka dun sa ating mga taga-subaybay bago tayo magpaalam. Siguro po maging responsable tayong mamamayan, lagi tayong tumututok sa ginagawa ng gobyerno, suportahan natin ang mga grandang gagawin ng gobyerno, pero magbigay din tayo ng ating mga kuro-kuro kung sa palagay natin ay naiiba ang ating pananaw sa ating gobyerno. Ayan. So maraming salamat. Ang ating pong nakapanayam ay si Dr. Ebenezer Florano ng University of the Philippines National College for Public Administration and Governance. At bago po tayo tuluyan magpaalam, may gusto nating batiin ng happy birthday si Tess Guillermo at ang pagbati, ang Guerrero, ang pagbati ay mula sa amin dito sa liwanagin natin at yung ating mga technical staff ano dyan sa control room. And of course, binabati ko din ng happy viewing si Hill Kabakungan ng Philippine Daily Inquirer. Yan, happy viewing sa iyo, brother. Anyway, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at bukas po, samahan kami muli alas 7 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang liwanagin natin sa pangalan ni Katotoy Talastas. Ako po si Weng Dalafuente. I'm 1 with 25.
48 years of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. DCBC 1062 sa Mega Manila. WIN 1080 sa Northern Luzon. DZEL 1260 sa Southern Tagalog. At DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Aguila. Isang tunog, buong bansa. Narito ang mga bagong balitang nakalap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila Balita Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ng Radyo Aguila Balita Update. Tatlong kampo inihahanda na ng AFP para gawing rehab centers. May detalye si Aguila 9, Janet Prado. Nilinaw na Defense Secretary Del Sr. Rinsana na hindi lahat ng kampo ng militar ay maipagagamit para mapatayuan na rehabilitation centers kung saan pwedeng ilagay ang mga sumusukod drug users at pushers. Ito ay sa harap na naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na ihanda ang mga kampo ng militar para magamit bilang mga rehab centers. Ayon kay Lorenzana, ang mga malalaking kampo lamang ang maaari nilang payagang mapagtayuan ng mga bagong building para maging rehab clinic ng mga drug dependents. Ayon sa kalihim, nakabilang sa mga tinitingnan nilang posibilidad na mapagtayuan ng mga rehab centers ay ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija para sa mga drug dependents sa bahagi ng Luzon, habang ang Camp Haminda naman ay nilalaan nila para sa mga taga-Bisayas at ang isa pang kampo sa may Bukid noon para naman sa mga residente ng Mindanao. Paliwanag ng kalihim na kanila ding tinitingnan ang lawak ng mga kampo para maging akma ito sa mga drug users at pushers na gusto ng magbagong buhay. Ito si Aguila 9, Janet Prado, Eagle News. Samantala, tax reform system ni Senador Sani Angara, isasalang na sa priority list ng Senado. May detalye si Aguila 8, Mian Corvera. Ngayong prioridad ng Administratong Duterte ang pagreforma sa tax system sa bansa. Umaapil lang si Senador Sani Angara sa kanyang mga kapwa mambabato sa Senado na samantalihin ang pagkakataon para talakayin at ipasa ang tax reform system. Ayon kay Angara, ipaprioritize niya ang panukala sakaling sa muli ang maitalaga ng chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Pero paalala ni Angara, kailangan din ang mabilisang pagkilos ng mga kongresista. Ito dahil batay sa konstitusyon, sa Kamara dapat magsimulang talakayin at ipasa ang anumang panukalang batas na may kinalaman sa sistema ng pagbubuwis sa bansa. Aguila 8, Mayan Corvera, Igan. Ang Radyo Aguila Balita Update ay magbabalik makalipas ang isang oras. Samantala, susunod na ang Eagle in Action. Ako po si May Rivera. Sumayin niyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nahalap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila Balita Update. This portion is brought to you by Easy Shop. Make lives worth living. Dial 551-3333 and visit our website www.easyshop.asia. Like, follow, and share us on Facebook, Twitter, and Instagram at My Easy Shop Mall TV. Watch out for Easy Shop at Net25 every Monday to Friday, 11 to 11:30 a.m. Saturdays from 5:30 to 6 p.m. and Sundays from 1:30 to 2 p.m.
Nais niyo bang maunawaan ang mga isyung masalimuot, nasyonal man o panglokal? Ibig niyo bang malaman ang iba't ibang oportunidad sa negosyo at pangkabuhayan? Alam mo na ba ang pinakahuling balita at usap-usapan sa larangan ng sports? Ikaw ba ay may problemang ligal? Narito na ang programang tutugon sa pangangailangan ng bayan upang makuha ang tamang impormasyon at kaalaman. Ito ang palatuntunang bawat panig ng mga usapin ay tatalakayin at bibigyang linaw. Narito na sila, ang Tropang Pista. Ang Tropang Pista. Breakfast on board. Programa makakasama nyo tuwing Sabado at Linggo ng umaga sa inyong hapagkainan. Breakfast on board. Tatalakay sa mga isyu na mapanahon, lilinawin at bubusihin lahat ng anggulo ng balita. Breakfast on board. Pagagandahin ang inyong weekend sa pamamagitan ng iba't ibang tips at makabulong topics na siguradong makatulong sa pang-araw-araw. Breakfast on board. Programang tutugon sa hinaing ng taong bayan. Mag-uugnay sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at sa mga simpleng mamamayan. Legal in Action. Dito lang sa Radyo Agila. Ang gusto ko dito, trabaho. Puro trabaho, ha? Malawalag, kaya ako kayo sinusweldohan dito ay para magtrabaho. Hindi panglalait ang totoo. Tama po. Ay salamat na lamang, wala hong sakitan, wala hong nabasa, wala hong naperwisyo, at higit sa lahat, wala hong reklamo sa Commission on Human Rights. Araw po ng Martes Kapit Bahay, ay kumpleto si Ricardo So, ang miyembro ng pamilya ba natin ngayon dyan? Para meron pa rin po mga ilang mga napatay, mga napas lang, may kinalaman pa rin po sa droga, ano ho? At meron din pong Ninja Cab na nahulit napas lang din at matapos may pagbari lang po naman sa otoridad. Welcome sa panibagong edisyon ng palatuntunang Eagle in Action. Ako po naman ang inyong lingkod, Hero Ilustrero Bregado. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga dito pa rin. Dating sama-sama together na pagtalakay at usapin pong bibigyan natin ang daan sa umagang ito. Ay maraming natutuwa kahapon sapagkat nagkaroon po ng magandang harmony. Ano at nagpakita po ng medyo kakaiba, kauna-unahan, another first, ito po sa nagap na zona na wala pong mga naganap na kaguluhan sa labaso ng pataasang pambansa. Talaga naman ganyan, di ba? Love will keep us together, sabi nga. Maging si Chief Superintendent Oscar Albayalde, itong kauna-unang NCRPO Director, na masasabing walang sakit ng ulo, ano ho, matipid, ano ho, mukhang pinakamatipid na zona ito eh. Walang habulan, walang harangan, walang na-visit. At isa pa, pinuri po ng mga motorista, hindi ho ganun kabigat ang traffic kahapon. Diyan ho sa kabaan po ng Commonwealth Avenue. Okay, pasalamatan ho natin at hingan lamang natin ang ilang reaksyon at diba masasabi po mismo ng pinakaama naman ng ating kapulisan ng NCRPO. Ang tinutukoy po natin walang iba, ang bagong talagang Chief Superintendent ng NCRPO, Chief Superintendent Oscar Albayalde. Adyan Albayalde, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Agila, sa Eagle in Action. Si Hero po ito. Unang-una, sir, congratulations muna sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Hero, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Oho. Sir, ito po yung ating unang ugnayan at kami po yung nagpapasalamat at alam po nating natutuwa po ang bayan, natutuwa ang lahat isa sa atin. At actually, matanda hanggang sa bata, naramdaman po yung kakaibang kaganapan kahapon. Kayo ba mismo, generally, nagulat? Ano ho? Sabi, walang traffic, walang nainis na mga motorista, walang mga nasaktan, walang reklamo sa CHR. Ano ho, medyo kakaiba kahapon eh. Habang kayo nag-iikot kahapon, kasama po yung mga district director na nakasang sa area, ano bang feeling kahapon talaga? Actually, napakaganda po, no? Ito po yung nagustuhan talaga ng ating presidente, yung
utos niya sa atin na kung pwedeng tapitin yung ating mga ralista. Mm-hmm. At minabuti na po namin na papasukin sila doon sa may batasang Pampansa Road. Uh-huh. Doon na po mismo sa may ABP Road sila para po matuwa naman sila at makalapit sila ng ilang metro magmula doon po sa Batasan Complex. At tanaw na tanaw nila yung Batasan Gate na kung saan pumapasok na yung mga ating mga bisita. At kahit po napakarami nila, humigit-kumulang sila ng mga 14,000, naging payapa naman po yung kanilang rally. At tuwang-tuwa rin naman po kami at wala pong nagkasakitan. Mm-hmm. At nag-cooperate po yung ating mga relista doon sa napagkasunduan. Pati po yung paglinis nila after nung pagrarally. Mm-hmm. Meron lang pong konting naging traffic kung saan pag sila naglalakad sa Commonwealth. Pero panandalian lang po yun. Basically, after po nung nung maglakad sila, mabubukas na po yung kalsada at natutuwa naman po kami at wala pong naging reklamo sa amin yung ating taong bayan. Oho, medyo kakaiba, another first, historic na naman yung nangyari kahapon na general. Ano, at mukhang kayo mismo, hindi nyo pinampas din yung pagkakataon na kayo mismo, bilang general po at pinuno po ng NCRPO, aba, namigay pa kayo ng pamariandang tinapay, pamatid uhaw, aming mga kindi po kayo mga pinamigay. Opo. Tama po yan, para naman po sa ating mga kababayan yan, alam naman po natin na napakalayo pa ng pinanggalingan nila. Uh-huh. Yung pong iba dyan, natulog na po sa Quezon Memorial Circle ng ilang araw. Mm-hmm. Para lang po dyan sa zona. Para naman po mapagbigyan natin sila at sabi ko nga, yung pong iba gutom na rin at nauuhaw. Kaya minabuti na rin po namin na bigyan sila kung anong meron namin. Oo. Uh-huh. Wala ba kayong na-monitor man na anumang banta, General, sa dito sa seguridad? Ano, sinasabi, kapwa nasa full alert status po ang NCRPO at yung AUP Joint Task Force NCR para mapangalagaan po yung seguridad. Sa kabila ho ng nangyari kahapon na mapayapa naman, wala po ba kayong na-monitor naman banta talaga? Actually, wala po. Wala po tayong nakitang banta. Besides po dun sa unang mga banta sa ating Pangulo, sa ating Chief PNP, na kung saan yung mga drug lords, no? Nag-alok po ng mga 50 million para dun sa kanila. Pero besides po dun sa, ano, wala po tayong nakuhang banta sa Seguridad kahapon. Oho. Ganong karaming kapulisan na general ang ginamit doon natin kahapon sa pagbibigay protection po sa magaganap na zona? Actually, yung the whole po, yung ginamit natin, no, sa kalahatan, mahigit kumulang 6,000. Uh-huh. Yung sa lahat po ng doon sa vicinity, mga nasa 3,000 po yon. Mm-hmm. Na nakakalat po hanggang sa Litex, sa Commonwealth, lahat po yon kasi sa paligid, meron po tayong, pati yung papunta po ng Rizal, meron po yan, San Mateo, meron po. Mm-hmm. Kaya humigit kumulang po doon sa ano, yung mga nasa 3,000 mahigit. Pero sa kalahatan po ng doon sa circle, lahat po yan, nasa 6,000 humigit kumulang yung ating mga kapulisan na na-deploy kaakon. Oho. So, yun po bang ilang hinugot natin sa mga probinsya, sa ilang mga assignment, ibinalik na rin sila lahat ngayon? Kahapon pa po, after po ng SONA, nung may accounting lang pong konti, tapos bumalik na po sila sa kanilang, ano, sa Region 3, at saka 4A lang naman po tayo nanghingi ng augmentation. Oho. Kailan po nabuo yung kapasyahan na sila ho'y pinayagan mismo na makalapit na mismo sa batasan? Ano, kailan? Kahapon lamang po ba yan o talagang napaghandaan na po yung planong yun? Hindi po. Nung pong a day before pa po yun. Actually, nung una po, yun na talaga ang request nila. Pero hindi po pumayo yung Quezon City ng local government ng Quezon City. Pero po nung a few days before, meron po tayong nakuhang pahayag galing Malacanang na kung pwede nga daw silang palapitin. Mm-hmm. Yung, so kami naman po, minabuti na po namin na nung una po kasi, sabi nila palapitin, so nung una, doon lamang sa dapat sana sila sa may AFME building, mm-hmm. yung sa may malapit sa St. Peter Church. Mm-hmm. Pero nung pong kung pwede pa silang palapitin, binigay na po namin sa kanila yung pinakamalapit na posible na ibigay sa kanila hanggang doon po sa may gilid ng SB Park.
Actually, hanggang po doon sa SB Park, eh, halos tapat na po ng Southgate yun. Binibigay pa namin sa kanila, pero tumanggi na sila. Sila na po ang tumanggi. Ah, ganun? Opo. Kaya binigay na po lang namin yun, yung mga napapagod. Kasi naglagay po kami ng mga portalet doon na pwede nilang magamit. Saka yung pong matatanda na medyo pagod o yung mga bata na gustong matulog kasi meron pong magandang pahingaan doon. So, inalok na po namin sa kanila na doon na sila magpahingan po yung kapagod sa kanila. Oho. Kahapon po ba nakaramdam kayo na hindi talaga threatened yung kapulisan natin, na walang mangyayaring konfrontasyon? Nakaraniwan pong nangyayari sa mga pasonas na, na ginagawa. Kahapon ba, bago pa man magsimula, ramdam niyo na ba yun? Actually, meron po talagang yung sa atin, no? Hindi natin maiwasan yung mga militanteng grupo na umitsa na talaga sila pang mag-i-instigate kahit wala naman tayong ginagawa. Pero maximum tolerance po tayo at pinakita naman natin na kami sincere sa aming pangako. Kung kaya pati yung mga helmet ng ating mga kapulisan na pinagtatanggal na po natin, pati yung mga truncheon at saka yung shield, pinagtatanggal na po natin. Parang ano na lang po, nandun sa isang tabi o nandun sa truck, just in case na talagang kailangan. Ang nakalagay po lang talaga dun yung ating mga pulis, without firearms pa po yun. Oho. Para po walang intimidation para sa ating mga radista. Alam nyo, Jen, talagang nakakatuwa ho yung nangyari kahapon. Ano ho? Sana maging a good president po naman ito at maging viral yung nangyari kahapon na hindi na kailangan pa magpukpukan, magbatuhan, magkasakitan at dumadating pa sa punto na meron manamamatay, may nasasaktan, may narareklamo sa CHR. Kahapon, talagang diametrically opposed kagaya doon sa mga nasasaksiyan natin before na kakaiba eh. Diba? Historic talaga to, Jen. At ito, nangyari pa sa panahon ninyo bilang NCRPO chief. Opo, kaya kami po yung nagpapasalamat. Parang naputol ang linya ni General. Napakalaki. Ayun. Sige, Jen, sige po. Jen? Nawala na si Jen. Okay, sige, tingnan natin kung makakabalik pa si Jen bago natin siya atuloy ang bitawan, ano? Ay, talagang ganyan po yung atmosphere kahapon. Nakakatuwa lang talaga. Ano, wala akong nasaktan. At yung mga kapulisan natin, hindi sila threatened. Yung mga helmet nila, yung mga truncheon nila, pinababa, hindi na pinagamit. At walang bully-bully, walang asara nangyari. At sila mismo, by themselves, kusa na rin pong umalis doon sa area. At nilinis pa. Yun ang maganda ho rito eh. So, ang mga pulis kahapon, relax. Kahapon lang, nakakatuwa itong si General Bato. May pumanik pa ho doon sa stage mismo na pinagdadausan nung rally. Ano? Okay, balikan natin si General Oscar Albayal. Jen, balik ko tayo sa linya natin. Medyo naputo lang tayo. Opo, good morning po ulit. Saan nangyari ba kahapon? Meron bang para man lang? Meron ba pakonsuelo tayo sa mga pulis natin? Saan nangyari kahapon? Meron bang ganon? Actually, ang pinaka-reward po sa atin, kinausap po tayo ng presidente ng After the Sona sa loob ng batasan at siya po ay nagpasalamat at siya po sinabi po niya yung kanyang pasasalamat at galak na yun nga po, very particular siya dun sa kapag daw siya dumadaan, ayaw niyang nakaka-traffic, kaya tuwang-tuwa po siya at alam niya na hindi po nagka-traffic dun sa Commonwealth. Kaya at the same time, nagpasalamat din po siya sa mga leaders, no? Kay Mr. Renato Reyes, dun sa nangyaring very peaceful na rally nila. Kaya po ang matagal yung pag-uusap namin ng presidente kahapon after po ng SONA. Oho, kaya nakakatuwa po itong si Ato, si Bato, nag-usap, nagkamayan, at talagang maganda naman yung atmosphere. Parehong loving, feeling loving pareho kahapon. Opo. Pati po yung ating chief PNP nagpunta na at siya po mismo ang nakiusap kay Mr. Renato Reyes. Nakita naman po natin nagsalita pa siya sa entablado. Ganyan po ka-humble yung ating chief PNP. At kahapon parang dumukot pa yata, merong batang nadapa, parang tinulungan pa, tapos parang inabutan pa, dumukot pa sa pitaka, General. Opo, kasi po kawawa yung bata dahil ibenta lang po siya ng juice at dahil sinudumog po yung ating chief PNP, medyo na dapa po yung bata at na
na hulog lahat yung juice na binibenta niya. Kaya minarapat po na binayaran ng ating Chief PNP. Mahigit pa po doon sa halaga nung nahulog na juice na binibenta ng bata. Sa tingin mo ba, Jen, ito ba yung zona kung saan tumutok ang kapulisan natin? May augmented force din po sa AFP. Ito ba yung pinaka, maliban sa pagiging tahimik, ito ba yung pinakamatipid na secure na zona sa tingin ninyo? Sa tingin ko rin po, at kasi unang-una po, hindi nagtagal ito, no? At wala pong na-hospital, wala pong nagkasakitan. Mm-hmm. After po nung zona, actually, sila po nag-disperse na, sila-sila na po ang nag-disperse sa sarili nila. Kaya po, ang pinapatawag sana ng presidente natin, 15 sa kanilang leaders, dalawa na lang po ang dahil nag-uwian po ng medyo maaga yung ating mga nagra-rally. Dahil po dyan, kinukongratulate din po namin kayo, General Oscar Albayalde, sir, dito po sa peaceful, pagkatapos napakatipid pang seguridad na ibinigay kahapon. Ano ba ang susunod na event na medyo malaki-laking tututukan na naman po ng NCRPO? Meron ba tayong nakalign up ngayon? Yung pong ito pong ASEAN Summit na dadating, siguro po mga next year yan. Mm-hmm. Pero according to our president, mukhang doon po sa Clark na lang gaganapin para nga daw po makaiwas ng traffic. Sa traffic, yun ano? Po ang nabanggit niya kahapon, opo. Doon po ang malaking event na hinihintay natin ngayon. At mangyayari po yan by month of? Wala pa pong eksakto. Wala pa eksakto. Pinaplano pa rin po yan. Pero according to the president po kahapon, nang sabi nga niya sa Clark daw po niya at papabahala daw po niya kay Secretary Tugate. Okay. Jen, maraming salamat doon sa issue niya. Pero gusto ko lang samantalin po ang pagkakataon. Hindi rin po naiwasan ng Pangulong Digong ang pagtutok at magbanggit po ng giyera laban din po naman sa ipinagbabawal na gamot na droga. Dito po sa inyo sa NCRPO, napakarami na pong report na mga namatay, di mo na yung mga nanlaban, meron din po naman mga sumuko at meron din po ilang mga ninja cop. At ang pinaka-latest, yung pong nangyari dito sa may parte ho ng Fairview, kung saan lumaban, nasukol, na ipagbarilan, napatay po at mukhang sa anti-illegal drugs pa, naka-assign. Sa mga pangyayaring yan, Jen, hanggang saan po natin nakikitang nakatutok tayo sa isyong ito? Ano pa ang mga plano ng NCRPO para tuluyang pong masawata at mabuwag ang sindikato, lalo na yung mga naka-uniforme nating medyo naliligaw po ng landas? Ano po mga plano ninyo ngayon ba? Ito pong narinig naman po natin yung zona ng ating presidente. Ang sabi niya, i-double time pa yung effort natin sa illegal drugs, no? So ito po, dino-double time nga natin yung effort natin sa illegal drugs, na kung saan hindi lang po yung mga suspected na drug pushers yan, pati po yung sa hanay ng kapulisan kasi part po yan ng aming internal cleansing. Mm-hmm. At yung laban po natin sa illegal drugs, wala pong limit yan. Kahit sino po babanggain natin, kahit po kabaro natin, kahit po yung mga sinasabi nilang mayayaman o may impluensya sa ating lipunan. Kasi po, yan po talagang hangarin ng ating presidente na talagang malinis yung ating bansa sa illegal na droga. Dahil salot po talaga ang illegal na droga sa atin. May tanong lang dito, Jen. Sabi ho sa text, makitanong ko daw sa inyo, kung meron kayong listahan ng mga iba pang pinaghihinalaan na miyembro po ng kapulisan na involved din po sa bawal na droga. Meron ba kayong listahan talaga? Meron kayong line-up? May mga tinututukan ba dito? Dito lang sa NCRPO muna, ha? Meron po. Actually, yung pong nangyari kagabi, meron po talagang derogatory report na po yun. Uh-huh. Ang nangyari, hindi po siya tumigil sa kanyang illegal na activity, kaya minabuti na po natin na inoperate siya. Meron pong intel packet na sinasabi yun. Uh-huh. Covered po ng intelligence reports yun, yung sa nangyari kagabi na kung saan na isang senior inspector pa, official pa po yun. Ibig sabihin, major. Kapitan po. Kapitan. At the same time, assigned pa po siya mismo doon sa mismong guide, yung District Anti-Illegal Drugs Unit nila. You could just imagine kung gaano po kalalim yung mga ibang police na involved dito.
At meron pa po, tayong marirelieve dyan. Hindi ko pa lang po alam kung kailan ilalabas ng camp namin, pero meron pa pong marirelieve dyan na manggagaling sa Quezon City at saka Manila Police. Okay. Binibigay ko sa inyo, General Bayalde, sir, ang pagkakataon, panawagan sa mga kapulisan at maging sa mga mamamayan po natin nakikinig na siguro magbago na kayo. Baka meron po kayo personal na panawagan dyan sa inyo po pagkakataon. Opo. Unang-una po, ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kababayan at kami po ay tinulungan na magkaroon ng payapang zona kahapon. Sa laban naman po natin sa illegal na droga, ito po ang pagbabago na hinihintay natin at pinangako ng ating presidente. Ngunit ito pong pagbabago na ito, hindi po talaga natin makakamtan. Kung talagang hindi tayo tutulungan ng taong bayan, ang pagbabago pong tunay ay makakamtan lang natin kung talagang tayo po ay magtulong-tulong. Sana po, paitingan pa natin yung laban laban natin sa illegal na droga. At sana po, umaasa kami na yung pong sahanay namin sa kapulisan, sana magbago na sila kung sino man po yung gumagawa ng hindi tama. Naku, sir. Maraming salamat. Sir, taga saan po ba mga Albayalde? Ang father ko po ay Ilocos Sur talaga. Ilocos Sur po talaga yung father ko. Mm-hmm. Pero sa mother side po ay taga Pampanga. Ang father ko po kasi ay Master Sergeant ng Air Force, kaya na-assign po sa Florida Blanca. When manong ka pala, when manong agtublits na po. Opo. Lumaki na po kami sa Pampanga, kaya po ganun. Opo. Jen, maraming salamat sa pagkakataon na hindi po itong huling ating pag-uugnayan. Sana maging bukas sa komunikasyon niyo po sa Radyo Aguila, sa Net 25. Maraming salamat po sa pagkakataon. God bless. Ingat po kayo. Opo, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Si Chief Superintendent Oscar Albayalde. Siya po yung bagong talaga na NCRPO Director sa ngayon. Thank you, sir. Maraming salamat. And good luck, sir. Thank you po. Diba ang sarap ng feeling pagka talagang love mo talaga ang lahat, diba? Diba ang dating nag-aaway, diba? Yung police pagkatapos yung mga religious na. Eh kahapon yung mga protester, instead of protester na naging termino tawag sa kanila, may supporter ho ng zona. Pero sana hindi magbago ho yan, no? Kasi alam naman natin na ang mga militanteng grupo nakamasid lang ho yan, nanonood at tinitignan kung papaano ho maidideliver ng totoo yung mga ipinangakong ipinaasa naman sa pandinig ho ng taong bayan. Antabayanan ho natin yan ho, sapagkat peso na naman palagi masusundan pa yan. Anyway, maraming salamat sa atin pare-pareho sa mapayapang zona at yung sigurado pong naigawa kahapon ng atin hong mga kapulisan. Salamat din sa mga dumalo at sa mga nagsipagalikan na sa kanilang mga lalawigan. Magbabalik po ang Eagle in Action Tuesday Edition. Sandali po lamang, kailan mo ng mahalagang paalala. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. Oras natin sa Radyo Aguila sa buong kapuluan, kapitbahay, Philippine Standard Time. Meron po tayong 28 minutos na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Oras na yan. Atid pa rin po naman sa atin ang The Miracle Brilliant Oil, ang butika sa isang bote, at ng Social Security System, buti na lang may SSS. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph.
Mabuting balita, SSS members. Sumali sa interactive na diskusyon sa usapang SSS.ph, ang pinakabagong online media platform ng SSS, kung saan maaaring mag-post ng inyong mga katanungan at sumali sa usapang tungkol sa SSS. Magrehistro lamang sa www.usapangsss.ph at sundan ang link na ipapadala sa inyong email upang ma-activate ang inyong account. Maaaring pumili ng particular na forum o topic tungkol sa SSS. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa SSS hotline sa numerong 920-6446-55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. Mabuting balita, SSS members! Para matulungan ang mga miyembrong nasa lanta ng kalamidad at bagyo, ang mga nanghiram sa SSS na may overdue calamity and short-term loans ay maaari nang mag-apply ng Loan Restructuring Program o LRP mula April 28, 2016 hanggang April 27, 2017. Maaari nilang bayaran ang kanilang utang ng buo o installment hanggang 5 taon. Ang mga miyembro ay kinakailangang nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na idiniklarang calamity area para maging kwalipikado sa LRP. Ang mga kalamidad na sakop ng programa ay ang pagputok ng Mount Pinatubo at Lindol noong 1990. Gayon din ang mga kalamidad mula 2009 hanggang 2015. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa SSS hotline sa mga numerong 920-6446-55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. Dito lang sa Radyo Agila. Kader, ano ho? At nasa kabilang linya naman ho natin ngayong umaga pa rin. Oy, ito'y parang meron hong tag of war na magaganap dito eh. Ano, alamin ho natin kung ano yung tag of war na ito sapagkat meron po mga ilang pagbabago sa mga protocol na sinasabi. Ang sabi ho ng kabila, ipaglalaban kung ano nararapat ho sa kanya. Nakasanayan po kasing protocol. Sino po yung makakuha ang ikalawang mataas sa boto? Sa House Speakership ay siya yung itatalaga bilang minority leader. Ano ho? Nasa linya ho natin si Congressman Danny Suarez. Ano ho? Alamin natin ano ba ang susunod na mangyayari, ano ba ang susunod na kabanata patapos mong isang makasaysayang zona kahapon. Congressman Danny Suarez, sir, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Agila sa Eagle in Action. Sihira po ulit, sir. Kamusta ka na? Ay, magandang umaga, kabayan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yanan po, mukha kong inaantabayan ng nusa ngayon. Ano ho ba mangyayari dito sa inyong dalawa? Parang meron pong tag of war na magaganap sa pagitan ng isang Congressman Danny Suarez at sa pagitan po ng isang Ibugao Representative Teddy Bagilat. May pumapasok ko kasing ang protocol daw ay mukhang mababago. Mukhang may panibagong butuhan ang magaganap po sa ngayon. Ano ho ba? Yun ang naging ruling kahapon. Ang sinabi ng majority leader, after the vote had been casted, yung mga bumoto kay Speaker, wala naman talaga tayong problema. Talaga naman siyang speaker. Mm-hmm. At yung mga lahat na bumoto kay na yung minority ay sasama-sama and among themselves, they will nominate who will be the next minority leader. Okay. That was the position of the rule. That was the position of the majority leader. Mm-hmm. Wala naman nag-contest doon, kaya that will be followed. So meaning yung rule na ginawa na yon dapat i-sustain. Oh yeah, walang nag-object eh. Kailan po ito magaganap ngayon? Kailan po ang mangyayari niyan, yung mga bumoto kay Teddy, yung bumoto sa akin at yung nag-abstain. Mm-hmm. Kasi yung nag-abstain, hindi mo naman alam kung kanino yun eh. Correct. Maaring kay Alvarez yun, maaring kay Teddy, maaring sa akin. Mm-hmm. They will have a chance to cast their vote. So yung nag-abstain, nasa 21 ba yung mga hindi na nag-abstain kahapon? Yeah, palagay ko ganun sila eh. Ganun kadami ata yun, hindi mo na bumoto eh. Oho. So ang so ilang vote, ilan lang ang inaasahan natin boboto dito? Ito na lamang para sa minority vote. Yun ang magde-decide. At pangalawa, siguro, pag bubotohan ulit, buboto ko na yung sarili ko. Kasi hindi ako bumoto sa sarili ko. Kasi normally, tradition naman sa house, hindi ka naman talaga bumoto sa sarili mo. Mm-hmm.
eh, pag nagkaroon na ng secret balloting, eh, kung ano man, I will vote for myself. I'm a candidate, so... Okay. Marahil, eh, may mga nag-iisip din dito ngayon kung sakasakaling ganyan na po, na iba na ang protocol, at yan yung susundin na bagong ruling, paano ang magiging buton sa minority? Gagawin po ba yan sa sesyon o pagpupulong lamang po ng mga minority members? Hindi ko alam, kabayan. I mean, I really don't know what will be the procedure na gagawin ng majority floor leader. I can ask him later, siguro pagpasok ko sa Kongreso, baka pwede, tawagan mo ako bukas. I can give you some indicator. Nanghihinayang nga ako dahil sa by this time, dapat nagde-deliver na kami ng, di ba traditionally may zona nga ng Monday, Tuesday contra zona, di ba ganon? Eh sa akin naman, napaka-popular naman, tsaka maganda yung programa ni Digong. O paano naman kukontrahin nyo ang gusto nyo yung gawin? Siguro constructive kami. Sasabihin lang namin yung mga suggestion namin kung paano pa kami makakatulong in our own personal agenda. Kasi ang minority may agenda rin kami. Yan ang, ewan ko, but why they keep on saying na kami company? May agenda ang minority. This is what we want to do. This is what we want to happen. Meron ba kayong pwedeng mabanggit kung ano man yung mga ilang agendang nakahanay na pwedeng malaman naman? Well, siguro, partner, kabayan. No? I mean, this is my 10th term. I've seen the lapses of past government. Nakita ko ang weakness ng nakaraang pamumuno at nakita ko kung paano pa tayo ating mapapaayos ito. Ano ha? For instance, one issue that I would like to institute, kasi naggumawa siya ng pronouncement na hindi siya maggagawa ng bagong buwis, di ba? Sinabi niya yun. At bababaan pa niya ang corporate at saka income. Wala akong problema doon. Gusto ko yun. Pero, magkakaroon tayo ng shortfall ng revenue. Eh, ang dami mong gustong paggawa, saan ka kukuha ng pera? If you want to address the issue of the traffic, definitely you need money. Kaya ako, sasabihin ko, maraming lapses ang gobyerno sa tax collection. At yun ang ipopropose namin as a partner. Minority, majority, magtutulungan to address the issue of the lapses. For instance, ikaw, partner, alam mo bang mahigit na 100 million ang may cellphone? Dami. Oo. Oh, ikaw, ilan ang cellphone mo, partner? Ako, isa nga lang. 3210 pa. Kaya hindi kita ngayon, hindi kita ma-viber. Hindi ka naman maitanong ko na siya, ikaw ba prepaid o postpaid? Ano nga lang eh, pa-load-load lang tayo ng 30, 50, ganun lang. Kaya, so ikaw prepaid. Oo. Oh. Diba? Ikaw ang poprotektuhan ko. Kasi ikaw, pag nagbigay ka ng load at bigla may dumating na message sa iyo na ito na lang ang balansi mo, wala kang magagawa. You just to accept it, di ba? Ngayon, bibigyan kita ng protection. Okay. Meron ka ng track record kung ano ang nagawa mo doon sa iyong load. Pwede mo sabihin, teka, pakita mo nga sa akin, lang ba akong tumawag at ilan ako nag-text, ba't ito na lang ang balansi ko? You can communicate with the telco. Uh-huh. And telco will answer you. Kasi ngayon, maaring wala. Tama ka, maaring mali ka. Ngayon, pangalawa, ito. Pag nagbayad ka ng 50 pesos na load, yan, dapat i-book mo na na-sale yan. Kasi tinanggap na ng pera ng telco yan eh. Gagamitin na nila yung pera mo eh. Pero hindi nila yan i-book. Aantay nilang maubos mo yung load mo. Pagkatapos nun... So, sa halip na yung gobyerno, kumolekta na ng bat, awat ka yan. Baka, abutin ka pa lang. At tama sama, nagpapatong-patong. Maaaring bumili ka ng load ng 50 ngayon. After 6 days, bumili ka na naman ng load. Diba? Akala mo, ubos na. Hindi mo naman alam kung ano yung balansi mo. Kundi magte-text ka lang, sasabihin, ito ang balansi mo. Eh, kung sabihin mo, ba't naman ganito? Pero wala ka magagawa. Load ka na naman. So, how do you treat those two times na ikaw bumili ng 100 pesos na load, that a sale automatically,
which is batable na dapat kumulik din ang 12% ng gobyerno o hindi. Mm-hmm. Ang mangyayari din doon kung ang government hindi niya alam talaga kung meron nang naipasok sa VAT sa kanya o wala pa o naka-hold lang talaga doon mismo sa mga service provider. Well, to adapt to that problem, ang gobyerno ay umaasa kung ano ang i-report ng telco na kanilang income. Mm. Walang check and balance. Walang check and balance. So ito so, I'm not accusing the telco of tax evasion. Mm-hmm. But there is a clear tax avoidance here. Okay. Isa ba ito sa mga gusto niyong tutukan ngayon, Kong? Oh, yeah. Mm-hmm. One of those. Pangalawa, yung climate issue. Bagamat sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya ire-respect yung treaty ng Paris na pinirmahan na natin. Bagamat totoo yung sinabi niya, napakaliit ng contribution ng Pilipinas sa coal as compared to developed nation. Pero may damage pa rin sa ating sambayan na Pilipino. Lahat na iyong sinisinghot, hindi mo maiiwasan yung environmental hazard. Pero nagkakamali siya. Hindi coal ang problema. Ang problema sa sasakyan. Nandyan ang problema ng ating yung monoxide. Monoxide. Nandun. Ngayon, yung telco, yung mga power plant, doon lang yan sa surrounding area. Doon lang nagkakaroon ng environmental hazard. Mm-hmm. Ngayon, hindi mo naman pwede sabihin, pasensya ka na, malapit ka sa power plant na may coal, kami, wala dito, di okay lang. Paano yung kababayan mo? Kung may kamag-anak ka na malapit yung bahay doon sa may power plant, talaga naman kahit ano sabihin mo, ang uling-uling, talaga madumihan. Mm-hmm. Kaya yung sa amin, remedial measure. Hindi ka namin pipigilin, hindi ka namin sisitahin, pero baka naman meron tayong magawang kaunting pagbabago para naman hindi nakakapinsala sa ating kababayan. Okay. Yun, gagawin na minority yan. Baka hindi nila gawin sa majority, gagawin namin yan. Mm-hmm. Pero hindi naman ito magiging cause ng delay dun sa mga plano ng administrasyon? No. We will not be counterproductive. Mm-hmm. We will just give options. Kasi ganito, may ikipag-debate kami sa iyo na kaya ka gumagamit ng coal mura. Mm-hmm. Ha? Sasabihin namin, kung gumamit ka ba ng liquefied natural gas, LNG, mamahal ba ang kuryente? Walang makakasagot sa akin ng oo o hindi kasi wala tayong pinag-uusapan eh. Ngayon pag-usapan natin yan. Kasi LNG walang environmental hazard. Eh. Mm-hmm. Ay kung i-prove ko sa iyo, ako ang kilowatt mo ay 3 piso at yung isa 3 piso rin, eh ba't tayo gagamit siya nakakapinsala? Di ba? Mm-hmm. Yun, gagawin din ang minority. Marami kami gagawin. So ilan lamang ito, no? In scale of 10, gano'ng karami pa yung titingnan yung ibabalansin nyo rito? In scale of 10? We will have 10-point agenda. Oh. Mm-hmm. The minority will come up with a 10-point agenda to come up with a cooperative program with the ruling majority. Mm-hmm. And I assure you, this is good for the country. Uh-huh. Hindi naman siguro magiging confrontational na mauuwi naman sa may negatibong effect kung ano man ang magiging takbo ng usapan. Wala naman ganun. No. Mm-hmm. Knowing the action of the president, no, I don't think so. I think he will even be happy na yung protection ng mga mamamayan ay amply protected here at nakita natin yung lapses ng mga previous government. So ang sa inyo dito, dapat magkaroon lang ng clear cut na tapos maayos, maganda na brainstorming. Oh yeah, that's the objective of the minority, check and balance. Mm-hmm. Okay. Kaya napakasama naman na i-brand mo ako na ako company niyo. Hindi ako ganoon. May nature lang ako, partner, talaga mabait lang ako at napapagkaibigan ako. wala akong kagalit, pero maraming galit sa akin. Eh, wala namang magagawa. Pero kahapon ba, matanong ko lang kung ano bang attire nyo kahapon? Parang di ko kayo na masyadong nasilip kasi malabo na rin ang mata ko eh. I never change. I'm always in black pants and baron Tagalog, every zona. Yun lang. Ganun lang kasimple ha. Wala din kayong away naman ni Congressman Teddy Bagilat. Wala naman.
Wala, he's a good friend. Eh. Mm-hmm. Pinost ko pa nga yung kanyang DAR program no minsan sa Quezon. Ako pa, nag-host sa kanya. Sige pa. But I admire the guy. I mean, you know, pareho kami nagsimula sa silong eh. Mm-hmm. I came from the cellar. I know how it feels to be poor and oppressed. Mm-hmm. Pareho kami. Uh-huh. Pinanggalingan ko rin yan. Naranasan ko rin yung hirap na hirap. So, anong aasahan po namin sa bagay? Ano, bukas na lang ang last day ng session ng Congress, kung may magaganap ang session. Anong inaasahan po ngayon at bukas? Ay, well, I hope the majority leader can come up with a approach mm-hmm. that will be equitable and fair to everyone. Para naman magkaroon tayo ng start up ng Kongreso na maayos ang minority at majority. Sana po naman. Okay, Kong, maraming salamat po sa pagsagot niyo sa tawag sa amin sa ilang mga paliwanag. Huwag kayo madadala sa mga susunod pagkakataon. Asahan po ninyo, mangungulit pa rin kami. No problem, partner. No problem. Thank you, sir. Thank you. God bless. Magandang umaga po. Thank you. Ayan po si Congressman Danilo Suarez ng Quezon pa rin. Nagandit sa ating orasan. Naroon po tayong nalalaming 15 minuto na lamang kapitbahay o alas 11 na po ng umaga. Sige po, magbabalik po ang Eagle in Action Tuesday Edition. Sandali po lamang, mainit sa labas. Ano ho? Dala pa rin tayo ng payong pananggalang sa ulan. Panigurado kasi paghapon umuulan eh. Pero kahapon hindi inulan ng sona ha. Ang daming pakisama kahapon ha. Sandali po lamang, magbabalik ko kami. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin sa buong kapuluan kapitbahay. Meron po tayong nalalabing 15 minutos na lamang. Alas 11 na po ng umaga. Oras na yan. Hatid pa rin po naman sa atin ang The Miracle Brilliant Oil. Ang butika sa isang bote. At ng Social Security System, buti na lang may SSS. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Mabuting balita, SSS members. Imbis na cheque ay diretso na sa personal bank account ang sickness at maternity benefits na mandatory na ngayon para sa mga SSS self-employed o voluntary members na higit sa 1,000 piso ang benepisyong tatanggapin at ang kanyang address ay 30 kilometro lamang ang layo mula sa pinakamalapit na SSS accredited bank. Para sa iba pang detalye, tumawag sa SSS hotline sa mga numerong 920-6446-55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. Eagle in Action. Dito lang sa Radyo Agila. Oras natin, 12 minuto na lamang, kapitbahay, alas 11 na ho ng umaga. Araw po ng Martes, ano, sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, ay dala tayo ng payong pananggalang, ha, panigurado, ha. At kahapon, hindi naman masyado naging problema ang traffic daw po dito sa may parte ho ng Commonwealth area. Agad maganda po ang naging takbo ng kabuang zona sa loob at labas po ng mababang kapulungan ng Kongreso. Puntahan muna natin ang MMDA Metro Base. Kamusahin po natin ang daloy ng ating mga sakyan. Traffic pa more update. The one and only, Charlie Nozares. Kuyang Charlie, hello, hello. Gandang morning sa Iriana. Magandang morning din sa iyo, Kuyang Hero. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Agila. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound, nakakaranas pa rin tayo ng pagbagal simula dito sa may Scout Borromeo. Tuloy-tuloy ang pagbagal niya nang makarating sa may White Plains. Paakyat naman ng Ortigas Flyover patungo ng Ortigas Meralco. Maging ang service road nito papunta ng intersection, mabagal din ang daloy ng traffic. Subalit ang flyover naman going southbound, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. At muli tayo makakaranas sa southbound din ng EDSA dito na lamang po sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia, papasok ng Makati Business District. Ang northbound lane naman ng EDSA, bahagyang bumabagal pa rin ang daloy ng traffic mula dyan sa may F.V. Harrison hanggang tramo. Subalit pagsapit dito sa may paakyat na Magallanes sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating
dito naman sa may Show Boulevard Service Road. Muli sa makaranas ng katamtamang daloy ng mga sasakyan, dyan na lamang po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan Flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Bahagyang pagbagal na lamang po ang nararanasan simula dito sa may Pituaso na patungo ng tunnel ng Libis hanggang makarating na dito naman sa may bahagi ng Eastwood. At may katamtaman din ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Ortigas Flyover patungo ng Lanusa. Samantala, pagkapit naman ng bagong Ilog Flyover, unti-unting bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating dyan sa may papasok ng Global City at Market. Northbound din naman ng C5, katamtaman lamang po ang daloy ng traffic. Dito lamang po yan sa may kalayaan patungo ng bagong Ilog at muling masusundan yan, dyan na lamang po sa may Libis area. Nagkakaroon din po ng build-up sa daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa may Commonwealth, ang westbound lane, katamtaman na lamang ang daloy ng traffic sa may Luzon ng Gantandang Sora, maging dito po sa may Techno Hub. Unti-unting pagbagal na lamang po ang nararanasan patungo ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may Quezon Avenue at Agham Intersection. Ang mga sasakyan naman na going to East Avenue, maluwag naman po ang daloy ng traffic. Samantala, sa southern part naman ng Metro Manila, itong magkabilang direksyon po ng Mia Coastal ay katamtaman na lamang ang daloy ng traffic. Maging ang northbound lane ng Rojas Boulevard, approaching Airport Road, katamtaman na rin lang ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Baclaran Redemptorist. Makakaranas po tayo ng pagbagal dito sa may pagbaba ng EDSA Rojas Flyover all the way to President Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Rojas Boulevard, stop and go lamang po nararanasan ng mga motorista sa mga oras na ito. Sa may Nichols, dyan po nananatili pa rin mabagal ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon ng Sales Bridge. At ang apektado rito mga motorista po na nanggagaling ng Taguig, Merville Subdivision na Aya Terminal 3 at maging yung mga papunta at nanggagaling ng Pasong Tamo Extension ay apektado rin sa pagbagal ng daloy ng traffic. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at ongoing na pong ipinapatupad ang window hour sa Metro Manila na kung saan maaari na pong bumiyahe ang mga apektadong pribadong sasakyan hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 137. Ay, Kuya Charlie, wala ba mga pasaway sa simula kanina? Walang banggaan ba? Wala bang problema kanina? Nagkaroon man na Kuyang Hero, pero ito ay panandilian lamang at natanggal din naman dahil mga minor lang naman po ito. At sa mga oras na ito, wala naman tayong reported vehicular accident. Maliban dito sa may northbound lane ng Reliance, mayroon kasing anti-smoke belching unit na go-operate yan. Kaya medyo mabigat po yung ating northbound. Ay, may nagtatanong lang. Yung bang sila pa rin ba yung mga nagtitimon daw dyan sa MMDA? Yung mga dati pa rin, sila pa rin? Ay, opo, sila pa rin po. Wala pang balita? Wala pang ano kung ano mangyayari? Wala pa naman pong balita tayo. Sige, balita na lang tayo. Maraming salamat, Kuya Charlie. Maraming salamat din sa iyo, Kuyang Hero. Maraming salamat, Charlie Nosales, mula sa MMDA Metro Bay sa ating una kaugnayan. Samantala, sa mga nag-aantabay ho naman, kamusta ang magiging lagay ng ating panahon sa susunod pong 24 oras? Ano ang magiging lagay ng panahon kaya? Bubbly. Mula sa Pag-asa. Andito na po si Obed Badrina. Obed, gandang morning. Kamusta magiging lagay ng panahon sa next 24 hours? Opo, patuloy na maniwala sa panahon mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang ang Mindanao naman, kung saan nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan, kasama na rin ang mga pagkitla at pagkulog. Ngayon po yung binabati natin na low pressure area ay tuluyan nang lumabas sa Philippine Air Responsibility. Naging bagyo po ito, sabalit hindi na ito nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon po, wala pa rin tayong nakikita iba pang low pressure area na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. So at least in the next 2 days, ay malitang posibilidad na magkabagyo po tayo in the next 2 days. Pero next pa rin tayo days. Pero yung bagyo, kung sakasakaling papasok ko yung Obet, ano naman ang magiging ipipinyag mong pangalan sa kanya? Opo, yung pangatlo pong pangalan po natin para sa bagyo ay Karina, letter C po. Karina? Opo. Karina, sana kahali-hali na siya. Opo. Okay po, so yan po yung ating latest sa ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat, Obet Badrina, mula sa Pag-asa. Ay, mainit ang panahon natin, ha? Para magdala pa rin ho tayo ng payong pananggalang sa mga chikiting sa mga estudyante ho natin.
Iwas karamdaman, usong sakit to sa mga panahong tulad nito, ha? Sala sa lamig, sala ho sa inid. Ay, dun sa mga nagtatanong pa rin paano po makakaugnayan ang Brilliant Miracle Oil, pwede pong tumawag kay Camaribel o Campo sa 0917-788-4864. Pwede rin po naman sa 0919-617-5793 at sa 0927-882-4075. Ano ho? Nandiyan po sila sa third floor, Pasilio F, sa may 999 Mall Building 2, sa may parte ng Divisoria. Ano, magpunta lamang kayo dyan. At pagka tumawag at tagtungo kayo, sabihin ninyo, napahinga nyo sa Radyo Agila. O, dito po sa Eagle in Action. Pero kami po ay wala ng oras. Bilis ang oras, no? Pero meron lang reaksyon dito. Meron lang reaksyon dito si Kapopo Villanueva. Kapopo, gandang morning sa iyo. Ano na ba oras ang programa mo? Pets Blog! Asa nakalipas daw Hong Sona? Ang sabi, ito daw pong si KMU Chairman Elmer Labog. Ano ho? Asa Sona, ang rating daw pong ibinigay ay 5. 5! Asa scale of 10 ang 5 ibinigay. Namatang, ito daw pong si Luz Ilagan ho ng Gabriela. Meron pong gradong ibinigay ito na 9.5. Magkaiba sila, no? Bakit daw may mga pagkakataon na parang nagsasalungatan publicly? Ayun pong mga paninindigan na mga kabilang o sa mga tinatawag na mga reaffirmist faction ng kaliwa tulad po ni Labog at Ilagan. Sabi, hindi naman daw sila ganun dati. Oh, bakit daw ganun eh ngayon? Change is coming. Change is coming. Ayla na ho kaming oras. Ingat na lamang sa mga motorista. Ay, paalala nga pala ng Kari Herrera. Maalala ko lang ho. Anniversary po ng King Serbal Food Supplement is coming Saturday. At 30 na po yan no, sa araw po ng Sabado. Happy anniversary po sa King Serbal Food Supplement ng Karay Herrera at kay Ate Sam. Ang bilin nga pala, iwas mo sa mga pepeke. Magtungo kayo sa mga unlad. Sa unlad kabuhayan, doon kayo magtungo sa mga distrito para makaiwas po sa mga peke na nagkalat po ngayon sa merkado ho na din. Morning si Paring John Endriga. Paring John. Jan-jan ka lang, kaya pa rin yan. Uusan pa rin, move on. Time. Tayo ha. Every smile for the man who... Sino kaya yung bata na binigay? Magkano ba binigay ni Bato dun sa bata? 500 ba yung kuyang onin? 500 ba yung inabot na pera? Ay, inabotan, di ba? Natapunan ng paninda niya na daba. Bait lang talaga ni ano, no? Bait lang talaga ni Bato. Pina-follow lang natin na minsan ay maging panauhin po natin si General Bato. Ako natutuwa ko sa mama eh. Sabi ng mga kamista niya, pag tinatanong ko, gago, ganyan ba talaga in person yung mamang yan? Kahit na hindi pa siya may estrella, ganyan ba talaga yan? Sabi niya, pare, ganyan talaga yan, waro pa. Pakantahin ko rin dito ng pusong Bato yan. Bato-batubig din tayo. Sa mga nakatutok sa atin dyan sa Kampo Kraming, gandang mga kasuhin niya rin, ha? Ingat na lamang sa mga motorista, sa mga naglalakbay ho natin mga kababayan. Nasa makimpanig ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Dara sa kalaban po nila Kuyang Onin Miranda. Nandiyan pa rin po si Kuyang Jerel sa technical side. At yung mga kilabot ng kaning lamig sa ating transmitter side. Sabati ho natin sila ng magandang umaga ho rin. Tanghalian eh. Kanin lamig lang, pwede na kami riyan. Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan pa rin. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Marami pong salamat, magandang umaga, bayang sinilangan. Susunod na, sabi ni nanay, sabi ni daddy. Music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be.
48 years of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila. DCBC 1062 sa Mega Manila. WIN 1080 sa Northern Luzon. DZEL 1260 sa Southern Tagalog. At DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Aguila. Isang tunog, buong bansa. Narito ang mga bagong balitang nakalap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila Balita Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang Radyo Aguila Balita Update. Tanggapin natin ang pag-uulat ni Aguila Correspondent Richard de la Cruz. Richard? Yes, maadyong buntag. Tinutukan ngayon ng pulis na maging ng LTO Region 10 ang pag-inspeksyon sa mga sasakyan dahil sa sunod-sunod na aksidente sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao. Sa naging pahayag ni Director Hilarion Ulip ng LTO, ay nanawagan na ito sa individual nating mga motorista na mag-comply ng kaukulang dokumento, lalo na itong nagmamaniho na walang lisensya, maging sa individual na pamilya na huwag mag-drive yung isa man sa kanila na walang lisensya, sapagkat malimit sa aksidente na hindi na nakakaabot sa ospital ay ang pagdadrive ng motor na hindi nakaseminar. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang panawagan sa individual natin, mga kababayan, na sumunod sa batas trapiko na ang aksidente sa daan ay maiwasan na. Sa ngayon ay sunod-sunod na rin ang paghuli ng ating kapulisan dito sa mga nagpapalusot ng illegal na kahoy na kung saan na walang kaukulang dokumento. Itong huli sa Police Station 6 Puerto ay isang pahal ng truck na puno ng kahoy ang hindi nakapasok sa siyudad ng Cagayan de Oro City matapos masakuti sa checkpoint na pinamunuan mismo ni Major Ayan Burinaga, na ngayon ay na-impound itong truck, at gano'n na lang ang panghinayang na may-ari ng truck sapagkat hindi rin ito alam na kinargahan pala ng kahoy ang kanyang sakyan. Kaya tuloy-tuloy din ang panawagan ni DNR Director Ruth Tawantawan sa individual nating mga kababayan na may-ari ng mga truck na huwag na huwag magkarga ng walang kaukulang dokumento sapagkat 24/7 ang pagpapatupad ng batas ng ating DNR at paghuhuli naman ng pulis at militar kasama pa ng ibang ahensya ng gobyerno, sapagkat ramdam ngayon dito sa bahagi ng Region 10 ang pagbabago at naruna ang kanilang tiwala sa ating gobyerno. Richard de la Cruz, Eagle News, Time 1 with 25. Antabayanan pa ang detalye ng may init na balita mamaya sa Aguila Balita alas 12. Susunod ng sabi ni nanay, sabi ni tatay. Ako po si May Rivera. Sumayin niyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nahalap ng Radyo Aguila sa nakalipas na oras. Radyo Aguila Balita Update. This portion is brought to you by Easy Shop. Make lives worth living. Dial 551-3333 and visit our website www.easyshop.asia. Like, follow, and share us on Facebook, Twitter, and Instagram at My Easy Shop Mall TV. Watch out for Easy Shop at Net25. Every Monday to Friday, 11 to 11:30 a.m., Saturdays from 5:30 to 6 p.m., and Sundays from 1:30 to 2 p.m. Victor World Live, the Jukebox King. From Monday to Friday, 1 to 2 p.m. Victor Wood, by request, 1062, Radyo Aguila. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody on my own, I'm so lonely, I'm Mr. Lonely,
minsan, sumigaw ako ng ayoko ng magmahal! Pero nung nakita kita, napasigaw ulit ako ng joke lang yon. Gusto nyo bang i-share at madinig on air ang inyong mga F sa status ko? Kayo ang bida! Kakasama natin ang mga walang kapantay sa kakulitan. Ang ating BFF on air na si Best May Rivera at Best Ken Misina. Tuwing Sabado sa status ko mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang yan sa Radyo Agila. Narito na ang tunay na gupit sa mga palpak na gawain ng bayan. Piskante ng bayan. Nakabantay araw-araw, lumalaban, nakikipagsabayan, walang inuurungan, piskante ng bayan. Kasama ang batikang komentarista na si Leo Picar. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4.30 hanggang alas 5.30 ng hapon, piskante ng bayan. Dito lamang sa Radyo Agila. Nais niyo bang maunawaan ang mga isyung masalimuot, nasyonal man o panglokal? Ibig niyo bang malaman ang iba't ibang oportunidad sa negosyo at pangkabuhayan? Alam mo na ba ang pinakahuling balita at usap-usapan sa larangan ng sports? Ikaw ba ay may problemang legal? Narito na ang programang tutugon sa pangangailangan ng bayan upang makuha ang tamang impormasyon at kaalaman. Ito ang palatuntunang bawat panig ng mga usapin ay tatalakayin at bibigyang linaw. Narito na sila, ang Tropang Pista. Ang Tropang Pista. Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Dito lang sa Radyo Agila. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, gabay sa maayos na pamumuhay. Tumatalakay sa isyong kapaki-pakinabang. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, programang pampamilya, dito lamang sa Radyo Agila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, July 26. Bumabati po kami ng happy 102nd anniversary sa inyong lahat. Ang ating programa po'y napapakinggan ng live Tayo po'y napapakinggan ng live dito po sa Radyo Agila DZEZ 1062 DZL Radyo Agila Lucena, sa DWI and Radyo Agila Dagupan, DYFX Radyo Agila Cebu, at sa DXED Radyo Agila Dabao. Maaari po kayong magpadala sa amin ng inyong mga mensahe, ng inyong suggestion, ng inyong mga pagbati. Text lamang po kayo sa 0932422572. Pagka kayo merong Telegram o Viber, pwede kayong mag-text sa amin dyan. 0932422572 at sa aming landline sa 7847454.
Pari di kayo magpadala sa amin ng email kung kayo po ay may mga bagay na nais na idulog sa amin at medyo nangangailangan ng mahaba-habang pagpapayo. Ano? Send lamang po ninyo sa sabi ni nanay, sabi ni tatay, small letter po, one word, at gmail.com. Pinabati po natin si Sir Teddy Parado. Happy listening po sa inyo. At si Sir Sammy Jimenez ng Central. Ang nakasubaybay sa atin si Kuya Rene Ocampo. Happy listening po sa inyo, Kuya Rene. At si Kuya Jomac ng Lucena, Quezon. Nagpapabati rin po sa atin, huwag natin kalimutan, itong si Kuya Ovet Banal ng Puerto Princesa, Palawan. Walang sawa pong sumusubaybay sa atin. At si Kuya Jasper Eliasar ng Quezon City ay nakasubaybay din sa atin. Pwede niyong ipadala uli mga mami, mga daddy, ang inyong mga pagbati, ang inyong suggestion sa 0932422572 o kaya sa 0906-7973-906. Mamaya na natin basahin ang ilan sa inyong mga text. Tuloy na tayo mga mami, mga daddy sa ating unang segment na Napapanahon. Napapanahon. Napapanahon itong tatalakayin natin ngayong umaga mga mami, mga daddy. Tungkol po ito sa paraan ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Ano ho? Bahagi kasi ng tungkulin, pananagutan natin bilang mga mami at mga daddy na yung mga anak po natin ay ating dinidisiplina. Hindi lang sapat na tayo po'y nakapagturo, gumabay. Mahalagang bahagi ng ating pananagutan bilang magulang ay ang tamang paraan ng pagdisiplina sa ating mga anak. Tatalakayin natin ngayong umaga, mga mami, mga daddy, ang ilan po sa mga mistakes, ano ho, ilan sa mga pagkakamali na nagagawa ng ilang mga magulang kung ang ating pag-uusapan po ay ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Narinig nyo na ba yung mga litanya na karaniwang sinasabi ng ating mga mami at mga daddy, di ba, mga nakikinig po natin? Yung pagbibigay natin ng ultimatum sa ating mga anak, yung mga babala na ibinibigay natin sa kanila pagka tayo po ay medyo galit na at hindi sila sumusunod sa atin. Pag hindi ka sumunod, ay awang ko sa iyo. Magbihis ka na kaagad. Eh, pag hindi ka nagbihis, ay iiwan ka namin. O kaya, pag may lakad kayo, eh medyo itong iyong bunso, eh medyo sumasama ang timpla. May mga salita tayong nabibitawan, mga mami, mga daddy. Pero hindi natin napupunan na sa ginagawa natin, sa disiplinang ginagawa natin, malimit po ay nagbabackfire yan. Hindi lang malimit. Sa maraming pagkakataon, kaya napakahalaga na maunawaan natin, maintindihan natin, mga mami, mga daddy, na yung paraan ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak, eh sa halip na makasama, dapat ito'y makabuti sa atin, lalo na po doon sa ating mga anak. Sabi nga nila, eh minsan yung paraan ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak, eh parang landmine, ano ho, na sa atin din po ito sumasabog.
Kaya ano-ano ba yung ilan sa mga pagkakamali, mga mistakes na nagagawa ng ilang mga magulang kung ang pagdidisiplina ang ating pag-uusapan. Iisa-isahin natin, tatalakayin natin yan. Sa ating pagbabalik, magpapakilala muna pa ang ating himpilan. Magbabalik ang ating programa, ang sabi ni nanay, sabi ni tatay. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapi sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang ating oras, 11:16 ng umaga. Kumusta? Buddy? Mingala ba? Sabay di? Sinchow! Ten countries come together as one, building a better life and stronger economy for everyone. Learn about the culture and history of every region. Learn the importance of being an ASEAN citizen. Tune into ASEAN Hour. Sundays, 4 o'clock in the afternoon on Radyo Agila. Be connected to the world and help build a safe community for everyone. ASEAN Hour. Nagbabalik po ang ating programa, ang sabi ni nanay, sabi ni tatay. Kinatalakay natin ngayong umaga ang ilan sa mga mistakes na nagagawa ng ilang mga magulang, mga pagkakamali na hindi naman natin sinasadyaan ho kung pagdidisiplina po sa ating mga anak ang ating pag-uusapan. Ano yung number one na nagiging pagkakamali natin, mga mami, mga daddy? Minsan no, kasi napasusunod natin yung ating mga anak. Pagka tayo po ay, sabi nga, ay nagtatahi tayo ng kasinungalingan o yung tinatawag natin, para itago natin yung pagsinungaling, yung tinatawag nating white lies. Meron tayong mga pagkakataon, minsan yung ating mga anak ay nakikipagtalo, nakikipag-away, minsan sumasagot pa nga. Kagaya po ng sitwasyon nitong isang mommy na si Ma'am Gina King. Meron po siyang 2 years old na anak na babae na ang pangalan po ay si Chloe. Sabi nitong si Ma'am Gina, isang umaga daw po itong si Chloe ay ayaw lumabas sa kanilang sasakyan. At itinuturo nitong si Chloe yung kabilang bahay, pintuan sa kabilang bahay nila. At sinabi sa kanya na yun daw ay isang daycare center na pinatatakbo ng isang caveman from a Geico commercial. Nung binanggit ni Mrs. o si Ma'am Gina doon sa kanyang anak na si Chloe na yung kabilang bahay ay meron doong isang caveman, itong si Chloe ay natakot. At dahil sa natakot itong si Chloe, sinabi nitong si Mrs. Gina Kane, o mamili ka, saan mo gustong pumunta? Pupunta ka doon sa caveman's daycare o pupunta ka doon sa yaya mo? Dadaling kita doon sa kabilang bahay na may pangit na tao doon o pupunta ka na doon sa yaya mo? Kasi itong si Chloe ay ayaw lumabas doon sa kanyang kotse, nagpipilit na doon daw muna siya. So ang ginawa nitong si Mommy Gina Kane, gumawa siya at nagtahi-tahi siya ng isang kwento. Tinakot niya yung kanyang anak. At
At dahil natakot yung anak na si Chloe, mission accomplished ngayon itong si Mami Gina. Nagmamadali na lumabas kaagad ng kotse itong si Chloe. At pumunta doon sa kanyang babysitter. So, ang ilan sa ginagawa ng mga parents, ano ho, para lamang mapasunod niya yung kanilang mga anak, ay gumagawa sila ng mga pagsisinungalin, mga bagay na hindi naman totoo, para lamang mapasunod nila yung kanilang mga anak. Ay, mga mami, mga daddy, ginagaw estilo din ba natin ito? Na para mapasunod natin yung mga anak natin ay tinatakot natin, nagsisinungaling tayo, nagtatahi tayo ng mga istorya. Kasi ginagawa ito ng ilan sa mga, oy, pag pumunta ka dyan, may mumu dyan. Alaka. Ito pa ang isa sa ginagawa ng ilang mga mami pagka medyo itong si Bunso eh hindi niya mapasunod. Minsan hindi po magawang sawayin o pahintuin ng ilang magulang yung kanilang anak sa kanilang bad behavior. Dahil dito binibitawan nila yung mga pagbabanta. Ano ho? Yung hindi lang basta nanakot, binabantaan pa. At ang nakalulungkot nito, puro banta pero hindi naman niya ginagawa. Alam nyo ba mga mami na pagka tayo po ay nagbabanta doon sa ating mga anak pero hindi naman natin ginagawa yung ating mga banta, ano ho? Ito ho ay nagsesend sa kanya ng mga maling mensahe. Hindi naman totoo yan. Sabi lang niya ni mami, hindi naman niya gagawin yan. Dahil sa pagka hindi natin ginawa yung sinasabi natin at nakita ng mga bata na hanggang salita lang tayo at hindi naman natin ginagawa, paulit-ulit, nagagawin nila yung bad behavior na yon. Sa halip na tayo po ay magbanta ng walang gawa, ano ho? Magbigay tayo ng warning sa kanya. Pagkatapos nating warningan at ginawa uli niya yung sinasabi mo na bad behavior, umaksyon ka. Paano natin ngayon aaksyonan, mga mami, mga daddy, yung bad behavior na ginawa ng ating anak? Halimbawa, pwede natin, hindi natin sinasabi ho, mga mami, mga daddy, na bawat bad behavior mamamalo tayo o kaya ay mananakit tayo physically sa ating mga anak. Marami pong paraan na pwede tayong gawin. Ang isang halimbawa dyan yung tinatawag nating time out. Halimbawa, matigas ang ulo ni Bunso, ayaw sumunod o ayaw tumigil doon sa kanyang paglilikot o kaya ay nang-aaway nung kanyang kapatid.
Gamitin natin yung sinasabi natin na time out. O, time out ka muna, Bunso. Maupo ka muna dyan sa isang tabi. At kung sakali na ayaw pa rin tumigil, eh, iwan mo siya. Kaya pag kami mga pagkakataon na nakita nung mga anak natin na ginawa natin yung ating mga sinasabi, pag hindi ka anak tumigil, ikaw ay aking aalisan ng mga laruan. Hindi ka muna makapaglalaro ng iyong gadget. Hindi ka muna makapaglalaro ng iyong cellphone. So pagka medyo naramdaman na nung bata na alam niyang galit ka at yung paborito niyang laruan ay hindi mo ibibigay sa kanya, sigurado po yun mga mami, mga daddy, gagawin na kaagad nung anak mo yung ipinag-uutos mo sa kanya. Ito pa ang isa sa nagiging problema mga mami, mga daddy, pagka pagdisciplinary lang ang pag-uusapan. Minsan, ano ho, sa mga pagkakataon na si mami ay nagdidisiplina doon sa kanyang mga anak. Sige, pagka kayo ay hindi sumunod sa akin, sabi ni mami, hindi ko kayo bibigyan ng baon. Babawasan ko ang inyong allowance. Binawasan nga yung allowance. Kunwari lang, ano ho. Gagawin naman ni daddy, simplihan ni daddy. O kaya, simplihan ni mami. Kung si daddy ang nagdisiplina doon sa mga bata, mas malaki pa yung allowance na ibinigay niya doon sa ibinawas nung kanya. Alam nyo ba mga mami, mga daddy, yun daw pong papapakita ng sabi nga ay united effort. Ano, hindi po ninyo pagkakaisa. Magkaiba ang disiplina, magkaibang patakaran ni mami. Eh nag-send din po ito ng ibang mensahe sa ating mga anak. Misan, ang nangyayari, kung si mami ang nagdidisiplina o kaya si daddy ang nagdidisiplina, ang pakiramdam ng mga bata, si daddy ang nagiging bad guy. So, hindi nagiging maganda ang pagtingin nung anak, nung bata, sa magulang na dumidisiplina. Dahil meron naman siyang isang yung kanyang mommy or daddy naman ng kanyang kakampi. Ang gagawin natin mga mommy, mga daddy, magkaisa po kayo ng paraan ng pagdidisiplina sa ating mga anak. At pagkatapos na pagkaisa ninyo ng paraan ng pagdisiplina, huwag po kayong magtatalo, huwag kayong mag-aaway sa harapan ng inyong mga anak sapagkat pagka kayo po ay nag-aaway, nagtalo sa harapan ng inyong mga anak, hindi lamang ito makasisira ng ugnayan ninyo sa inyong anak, masisira din po nito ang ugnayan ninyong mag-asawa. Oh, break muna po tayo. Magpapaklala po ating himpilan, magbabalik ating programa ng sabi ni tatay, sabi ni daddy. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasabi sa KBP ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang ating oras 11:30 ng umaga. A B C D E F G H I J K L M N O P. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Pambira! Joke ba yan? Programang matututo ka na, masaya ka pa! Pambira! Joke ba yan? Mapapakinggan tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Radyo Agila! Woo! Nagbabalik pa ng ating programa ang sabi ni Nanay, sabi ni Tatay. Yung pinag-uusapan natin ngayon, mga mami, mga daddy, ano? Yung ilang mga pagkakamali, mga mistakes na nagagawa natin bilang mga magulang kung ang ating pag-uusapan po ay pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Ito pa ang ginagawa ng ilang mga magulang para mapasunod lang yung mga anak, eh sabi nga, eh, sinusuhulan nila. Minsan kahit po maliliit na suhol, ano, minsan eh, hindi natin napupuna, suhol pala yung nagagawa. Sige anak, tumihil ka, bibigyan kita ng candy. O kaya pagka bumili ka nito, bibigyan kita ng pera. O kaya pagka nag-aral ka, kumain ka nito, bibigyan kita ng chocolate. Pero yung maliit na suhol na yon, di naman natin masabing reward na. Kung ito po ay madalas na ginagawa natin sa ating mga anak na hindi sila kikilos at hindi sila susunod sa atin, kung wala tayong ibinibigay na anumang kapalit, kagaya ng binanggit ko sa inyo, yun po pala mga mami, mga daddy, ay nagsisend ng ibang mensahe, hindi magandang mensahe sa ating mga anak. Lagi silang aasa, lagi silang mag-expect ng anumang kapalit sa bawat pagkakataon na sila'y susunod sa ating mga ipag-uutos. Kaya pagka wala ka nang naibigan, wala ka nang naisuhol, masama na loob, masama na ang itsura ng muka, hirap na. Kaya ang pinaka the best daw pong paraan, mga mami, mga daddy, kung sakali man, ano ho, na siyempre natural sa atin yan, bilang mga magulang na gusto nating laging nagbibigay nung parang regalo, anumang masarap sa ating anak sapagkat natutuwa tayo na sila'y nakikita nating nasasarapan, nasisiyahan, natutuwa sa mga bagay na ginagawa natin. Eh wag daw po nating gawin na panuhol, mga mami, mga daddy, ano ho, na para sila po ay ating mapasunod. Eh susuhulan natin sila o bibigyan natin sila ng mga material na bagay. Eh, wag po nating i-underestimate yan, mga mami, mga daddy. Sa halip ay ituro natin sa ating mga anak na dapat silang sumunod sa mga ipinag-uutos natin sa kanila kahit na ito po ay walang kapalit. Pag hindi sila sumunod, dapat maituro natin. Ang ibig sabihin nun ay yun ay katigasan ng ulo at paglabag sa mga ibinibili natin. Pagka ganun, madidevelop po yung konsyensya ng ating mga anak na makukonsyensya siya pagka hindi siya sumunod sa ipinagagawa mo, eh ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay hindi mabuti yung kanyang ginawa. Kaya hindi pala nakakabuti pala, mga mami, mga daddy, ano, yung pagbibigay ng pera, pagbibigay ng anumang material na bagay, kung meron tayong ipinagagawa at meron tayong ipinag-uuto sa ating mga anak.
Maaari kayong mag-text sa amin kung kayo mayroong reaksyon, mayroong kayong mga pagbate, ano ho. Sedamang po ninyo sa 0932422572, kagaya po ni Kuya Pregs Rodriguez, ano ho. Kinasabi niya dito, at the moment po ay maganda ang klima po dito sa amin sa Rodriguez Rizal. At nagpapabati rin po sa atin si Kuya Robert. Kuya Robert, happy listening po sa inyo. Nagsendi po sa atin ng larawan si Kuya Manuel de la Cruz. Ipinakita niya doon sa Tugigaraw, Cagayan, na napakaganda noong kanilang klima doon. Maaraw na maaraw sa Cagayan South. Si Kuya Ses Rudil naman ng Lagro, Quezon City. Happy listening po sa inyo, Daddy Gabby. Dito po sa amin ay maluwag ang daloy ng trapiko sa Quirino Highway sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ang panahon po namin mainit. Meron po kasi nagsesend dito sa atin ng mga picture, ano ho. At ilang mga video para ipakita sa atin yung at the moment na weather condition at traffic situation doon sa kanilang mga lugar. Kung dito sa atin ay sa Quezon City ay medyo matingkad ang araw, pero sa ibang lugar ay makulimlim, siguro mayamayang hapon ay magbabadya ang pag-ulan. Doon naman sa ibang lugar, ano kaya ang sitwasyon dyan sa inyo, mga mami, mga daddy, ano? Nagpapabati po sa atin si Kuya Renan Pastor ng Romblon. Happy listening po sa inyo. Kami po ay nakasubaybay dito sa Davao City. Nagpapabati po sa ate si Ate Heidi Hipolan. Ano? Happy listening po sa inyo, Ate Heidi. Kasama niyang nakikinig at sumusubaybay si Ate Rowan ng Davao City pa rin. Si Ate Rowan, happy listening sa inyo. Si kasama niyang nakikinig si Ate Asinet Tampioco. Ate Asinet, yan, happy listening. Si Jake, happy listening. At si Ate Christian Pua ng Davao City, happy listening po sa inyo. Pabati po kami dito sa Quezon City from Ederlina Villamor. Yan, Ate Ederlin, happy listening po sa inyo. Pabati po sa amin dito sa distrito ng Eastern Samar para po sa 102nd anniversary mula po kay Kuya Mike Agustin ng Eastern Samar. Ano ho? Happy anniversary po sa inyo, Kuya Mike Agustin. Ah, ito, medyo malayo lang itong ating taga-subaybay. Si Ate Emmy Coloma. Ate Emmy Coloma, happy listening po sa inyo. Happy 102nd anniversary po sa inyong lahat. Mula kay Emmy Coloma. Siya po yung naroon sa Moscow, Russia. Happy 102nd anniversary po sa amin dito. Mula po kay Kuya Daniel Gulyos. Ano ho, si Kuya Daniel ay nasa, kung di ko nagkakamali, nasa Samar. Si Kuya Daniel, ano, happy listening po sa inyo. Pabati po sa aming mga kasama dito sa bahay. Ano ho, para kay Charlene, kay Emma, kay Leonie, na nakikinig po dito sa amin. Happy listening sa inyo.
from Quezon City. Ay, tuloy natin yung ating pagtalakay, mga mami, mga daddy, and ho. Mamaya na natin basahin yung ilan pa sa mga text messages at pagbati ng ilan sa ating mga taga-subaybay. Tinatalakay natin yung ilang mga common discipline mistakes, mga pagkakamali na nagagawa ng ilang mga magulang kung pagdidisiplina sa mga bata ang ating pag-uusapan. Yun po kasing pag-aalaga natin sa ating mga toddlers, ano ho, ay kailangan nito, mga mami, mga daddy, ay pasinsyosyo tayo. Pero may mga pagkakataon na nawawala yung pasensya natin. Dahil sa may mga tiyempo na yung ating mga anak, kalbo, kung edad niya 2, 3, 4, ano ho, yung edad ng kalilikutan, ano ho, eh, yan yung mga takbo ng takbo, sigaw ng sigaw, kung ano-ano mga kalikutang ginagawa sa bahay. Tanggapin na natin ng totoo, mga mami, mga daddy, pagka minsan, eh, nawawala tayo. Nawawala yung pasyensyo natin. So, anong gagawin natin? Ano po gagawin natin? Ano ho? Sa ganitong mga sitwasyon, kung sakaling ikaw ay halos mawala na yung pasensya mo dahil sa kakulitan ng iyong anak. Sabi nga nitong si Sir Schoolman. Ano? Sa kanyang, ito ho'y taga Staten Island, New York. Pagkat daw ganyan na medyo halos hindi mo na makayat, nawawala na yung pasensya mo, eh, yun daw pong time out, hindi lang para sa mga kids yan. Ano ho? Yung time out, eh, mabisa din para sa mga matatanda. Siyempre, ang gawin mo kung gusto mo mag-time out, medyo layo-layo ka lang ng konti. Kung nasa kwarto yung anak mong makulit, punta ka doon sa kabila. At pagkatapos, take a deep breath. Bumilang ka ng 10. Pagkatapos mong huminga ng malalim, bumilang ng 10. Eh, mararamdaman mo, pagharap mo sa iyong anak, kay super kulit, eh, magiging epektibo ka na sa pagharap sa iyong anak para siya disiplinahin mo. So, pagka medyo bumibigay ka na, mami, punta ka lang doon sa kabilang kwarto, ano ho, hinga-hinga lang ng malalim. Eh, pero wag mo namang iiwan na yung anak mo, eh, unsafe. Baka naman, eh, pumunta ka nga sa kabilang kwarto, eh, hindi mo naman isinara yung pinto. Baka mahulog sa hagdan ng anak mo. Kung sakali na hindi mo naman maiwan na mag-isa yung bata, isama mo siya sa kabilang kwarto. Minsan ho kasi mga mami, mga daddy na, yung pagbabago ng scenery, ano, yung pagbabago ng nakikita ng ating anak, eh, sabi nga, eh, nakaka-cool off yun. Nakakabago ng mood ng mga bata. Kung yung mga bata ay nababago yung mood pagka dinala mo sa ibang lugar, syempre, nababago rin yung mood ni mami. Kung sakali naman na merong kambisita sa bahay, ano ho, at medyo hindi mo na makayanan yung katigasan ng ulo ni Bunso, sabi mo rin sa bisita mo, friend, eh, kailangan ko lang ng konting break. Kayang-kaya kong i-handle tong bata na ito. Tatandaan natin, mga mami, mga daddy, ano ho, yung mga bata ay expert yan. Expert yan. Sabi nga nila, they are expert at pushing your buttons.
Alam nila kung kailan ka nila gagalitin. Alam ng mga bata kung kailan na mapuputol, sabi nga ay mawawala yung iyong pasensya. Para siyempre maiwasan na yung paglalanyan. Mag-waring ka na agad doon sa mga bata. Alam kasi nila pagka ikay nag-warning na, may kasunod yun na konsekwensa na ho. Pagka ganon, sa pareho kayo, si Bunso, ikaw din, Mami, eh pareho kayong makakalma. Hindi ho karma ho, kakalma kayo. Unti-unti, maaalis yung init ng ulo mo at si Bunso naman ay mababago ang kanyang mood. Ay, break muna tayo. Magpapakilala muna po ang ating hipilan. Magbabalik ang ating programa. Ang sabi ni nanay, sabi ni tatay. EBC Iga Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila, sabi sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa ating oras 11:16 ng umaga. Wow, Mami! Ang sarap ng niluluto, no? Paborito ko! Sinigang! Ikaw talaga. O siya, tawagin mo na si Daddy at si Ate nang makakain na tayo. Ate, Daddy! Makakain na tayo! O ikaw, Ate, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang, Dad. Kahit mahirap po yung subject kung accountancy, pasado naman po ako sa final exam namin. Dad, ako perfect sa math. Hindi nga makauwi sa akin mga kaklase ko. Mana yata ako sa dad ko. Ikaw talaga, manang-mana ka nga. Alam ba ninyo na ang pagsasalo-salo ng pamilya sa pagkain ay nakatutulong ng malaki sa paghubog ng masaya, marusog at matagumpay ng mga anak? Ito ang pinakamainam na pagkakataon kung kailan maaaring makipagpalitan ng kwento, suiranin kung mayroon man, at pagbibigay ng payo ng mga magulang. Ang paalaalang ito ay atin sa inyo ng Radyo Agila. Babalik po ang ating programa, ang sabi ni nanay, sabi ni tatay. Pinag-usapan natin ngayon yung ilan po sa mga discipline mistakes na nagagawa ng ilang mga mamit, mga daddy, unintentional, hindi naman natin sinasadya. May mga paraan ng pagdisiplina na nagagawa natin sa ating mga anak na sa halip na ito po ay makabuti. Hindi po ito nakapagbibigay sa kanila ng mas maayos. May mga pagkakataon, mga mami, mga daddy, na, alam mo, nasa traffic tayo, na kasama natin yung maliliit nating mga anak, si Bunso, at alam naman natin pagka ganyang medyo matraffic, madali silang mainip. Pagka sila'y nainip na, hindi na natin maintindihan kung anong pwesto gagawin niya doon sa kanyang upuan. Minsan, sobrang inip niya, umiiyak na. Kaganyan inip na yung ating mga anak, mga mami, mga daddy, medyo sa sitwasyong ganyan, kahit na
anong sabihin mo, kahit si takutin mo ng takutin, minsan eh, yung ilan nga, huwag naman gagawin, ano ho, medyo nasasaktan na ng physical, nakukurot na, ano ho, eh, pagka sobrang init na ni Bunso, hindi na natin magawa na mapasunod yung mga bata. So, anong gagawin natin, mga mami, mga daddy? Pagka ganyang sobrang inip na ng mga bata. Siyempre, may gagawa ulit tayo ng teknika. Ano? Hanap tayo ng ilang paraan. Paano natin na mapasusuro? O, sige, Bunso, tulog ka na ng maaga. Ha? Pagka ikaw ay konting oras na lang, makakatulog na tayo. Malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. Isang ikot na lang, malapit na tayo. Meron kasi mga pagkakataon na hindi naman na iintindihan ng mga anak natin, lalo na po't maliliit. Yung sabihin mo kung gaano katagal yung isang oras, limang oras, ano. O kaya hindi nila naiintindihan yung kung gaano kalayo yung 10 kilometro, 20 kilometro. Pagka para maintindihan ng mga bata yung oras, isang ikot na lang anak, malapit na tayo, isang ganun na lang, malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. Huwag ka nang mainip. Ano na lang, bumilang ka lang 1 to 100. 100 counts na lang, nandun na tayo sa bahay. So, alam ng bata kung gaano katagal yung 100 counts, na-imagine niya na malapit na siyang umuwi. Pagka ganon, eh, maaalis unti-unti yung kanyang pagkainip. Paano kung halimbawa, yung anak mo ay nanakit nung kanyang kalro, yung anak mo ay nang agaw ng laruan, may lakad kayo, kunwari may lakad kayo, ang ginawa ng Bunso mo nang agaw ng laruan, anong gagawin mo, mami? Ay, di na tayo lalakad, bad boy ka, sabihin natin di na tayo aalis, bad yung ginawa mo. So, ipinapayo ko ng mga dalubasa na sa halip na hindi natin ituloy yung lakad, ang gawin mo, ilayo nyo lang doon sa mga bata na kanyang halimbawa nakakaaway. Ilayo nyo yung mga bata na nang-aaway kaya sa kanya. O kaya, ilayo nyo yung laruan. Kunin niyo yung laruan na kanyang inagaw at ibigay niyo po doon sa may-ari. Sa ganung mga sitwasyon, kinuha mo yung laruan niya, ibinigay mo doon sa may-ari, maintindihan mali yung kanyang ginawa. Ito pa yung isang kalimitan na nagiging mistakes natin. Ano? Pagka mayroon tayong gustong ipagawa at minsan eh, nagdidisiplina na tayo ng ating mga anak. Yung tayo po ay nagsasalita, nagpapaliwanag ng napakahaba at napakatagal. Meron tayong napakahabang explanation. Now, dahil sa dami ng explanation na ginawa natin, hindi na naiintindihan ng mga bata
yung ating ipinaliwanag. Ano ang ipinapayo dyan ng mga dalubasa? Hindi daw pong mga kids, hindi daw po yan mini-adults. Hindi daw pong long explanation at mga instruction, limitan dun, hindi nila natatandaan. So, mas pinaka the best daw po dyan, mga mami, mga daddy, maigling salita. Halimbawa, pag wala kang, pag di ka kumain, o pag hindi ka sumunod, wala ka baon. Pagka matigas ang ulo, walang pasyal. Pagka nang away, walang laro. Sapat daw po yun para makuha ng mga bata yung puntos na nais nating iparating sa kanila. Sa ating Facebook Live, magandang umaga po sa lahat ng nakamonitor dito sa opisina. Nagpapabati po si Kuya Inad Pascual. At mula naman kay Kuya Robert Santos, yung at the moment situation ng kanilang weather condition doon sa Palawan, clear po dito, loud and clear po dito sa Palawan, Puerto Princesa. Happy listening po, Kuya Robert! Hindi pala Kuya Robert, Lolo Obet daw pala. Nang Puerto Princesa, Palawan. Sunny day po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Sabi ni Kuya Robert. Lagi nating taga-subaybayan. Nagpapabati rin sa atin si Kuya Benji Pinto ng Zamboanga del Norte. Pabati po sa mga taga-lokal ng Santa Lucia from Joper Barrientos. Kuya Joper, ayan. Happy 102nd anniversary po sa inyong lahat mula po dito sa Gumaca, Quezon. Ang pagbati po ay mula kay Kuya Olan Berases. Happy anniversary po sa inyong lahat mula kay Ate Habes Asarcon. Ayan, napapabati rin si Kuya Noni Bautista ng Laguna East. Happy listening kay Kuya Noni. Happy 102nd anniversary po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taga-subaybay natin, bukas ay July 27. Holiday bukas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa amin at pagsubaybay. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay. Susunod na po ang Agila Balita alas 12 sa Net 25. Sabayang mapapakinggan dito sa Radyo Agila. Maraming salamat kay Kuya Jeril Laigo Dapogi. Kay Ate Liza, kay Mami Claire Cuenca, at advance happy anniversary po sa inyong lahat. Hanggang sa araw ho na bukas, magkakarinigan tayong muli. Ito ang inyong daddy, ang inyong lingkod si Daddy Gabby. Papaalam po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Bye-bye.